Kami po ay nagaanyaya na samahan po ninyo kami sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Tuklasin at alamin po natin ang mga katotohanan sa mga kapitulo at bersikulo ng Biblia. At kami naman po ay handang sumagot sa inyong mga katanungan na nais ninyong malaman tungkol sa kaligtasan. Ang video po nito ay amin pong ipinamamalik sa inyo na inyo po i-share sa inyo pong mga kaibigan, mga kamag-anak, at mga kasamahan sa trabaho para sila rin naman ay makinapan. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at pagsubaybay sa kapitulo ng sinunod. Pero kung pag-uusapin doktrina, kung ano yung tama, ihayag. At yung mali, ibunyag. Sa Diyos, ipinakikilala po sa atin kung ano po yung tama at kung ano yung mali. Dapat yung turo, makita po.
sakto, hindi lang pangalan. Pag humipensa ka, may dating, may tama. Okay, magagali. Makahalangin kayo eh. Hindi mo kasi kayang talunin yung gusto mong talunin. Pero ang kapahayagan na yan, lalo doon sa nagtanong, ay kapahayagan na galing sa itaas sa Ama. Ang Biblia hindi binabasa lang. Ang Biblia umunawa. Consider literal, maliban na patunayan mo na simbolikal na yan. Nasabi ni Cristo, ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Diyo. Dapat natin maunawaan sa panahon. Hindi lang sa dami ang kapitulo na simbolo kasi gusto namin itong matigil yung mga ganyan at huwag na makapanguha pa ng mga pandaraya. Dapat po, kami ho ang dapat magpaliwanag yan kasi amin ang paniniwala yan. Ang aking tanong, Brother Jerry, ay... Ang katuwiran at ang katotohanan ng Diyos ay makikita lamang sa mga kapitulo at versikulo ng Banal na Aklat. Ang sino mang nagnanais na sundin ang kalooban ng Diyos, tiyak na nakikilala niya ang turo. Hinahanap niyo ba ang buong katotohanan ng salita ng Diyos sa loob ng Biblia? Hanapin ninyo sa kapitulo at versikulo. Inyong masusunod. Kapag naghahayag ka ng katotohanan, siguradong manalagkad ang kamalian. Kundi hakbang na lang, sabadista ka na. Kumusta po kayo mga giliw at mga masugid po naming mga manonood ng ating programang Kapitulo Versikulo. Kagalakan po muli namin na kami ay makadalaw sa inyong mga tahanan sa pamamagitan po ng ating programa. At sana po ay samahan po ninyo kami sa loob po ng isang oras at kalahati na pagtalakay ng isa pong paksa na may kinalaman po sa ating pong kaligtasan. Ito po ang inyong kaibigan at lingkod sa Himpapawid, kapatid na Jerry Sevilla. Bumabati po sa inyo ng isang masayang pananghalian sa ating pong mga kababayan dito sa bansang Pilipinas. Kami po ay naka-live streaming pa rin sa ating pong programang Kapitulo Versikulo sa ating pong Facebook page ng ating programa. At ang oras po natin ay alas 11:50. Ba, talaga namang tanghalian na nga. Kaya sa amin po mga kapatid, dito po sa ating bayan, sa ating bansang Pilipinas, ay sana po ay habang kayo kumakain ay kapartner ninyo ang programang Kapitulo Versikulo. Kalinsabay po nito ay kami muling naglalambing sa inyo na i-share po ninyo ang ating video para marami po tayong maaabot sa pamamagitan po ng ating pangangaral at sa pamamagitan ng ating paghahayag ng mga katotohanan ng ating Panginoon. Sa amin po mga followers ng programang ito, at least hinihingi lang namin limang share lang. Malaking bagay po yan sa ating po mga kapatid. At kung kaya po ninyo mag-share sa mga Facebook page na alam ninyo, nakakapasok kayo, sana po igawin natin para po kayo yung behind the scene, behind the camera, pero kami po ay party pa rin ng programang ito ng Kapitulo Versikulo. Hindi po ako nag-iisa, maliban sa ating technical team na laging nandiyan sa ating malikod ng ating mga kamera, kasama po natin sa talakayan ang nag-iisa pong bunso sa ating programang Kapitulo Versikulo, ang Mr. Bernardo Carpio, Mr. Moderator, Pastor Jomel Arsenal. Mayong buntag, Pastor. Mayong buntag, kapatid na Jerry, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay na mga suki nating sumusubaybay sa ating pong programa, lalo na sa mga nakatutok sa mga oras na ito. Good morning po at masayang panonood po sa programang Kapitulo Versikulo. Kami nagagalak na sa mga oras na ito, kayo po ay aming mapaglingkuran. Pansamantala po ay hindi natin kasama ang ating panganay, ang ating prototokos sa araw na ito, sapagkat siya po ay merong urgent na lakad, si Brother Benny Filomino. Meron siyang appointment at maasaka tayo na safe ang ating kapatid na Benny sa kanya po mga inaayos na bagay. At ngayon po ay magpapatuloy tayo. Ito po ang unang episode ng ating pong programang Kapitulo Versikulo sa araw na ito. Ano po? Ngunit bago po tayo dumakoro na isuhilingan ng Pastor Jomel na manguna sa ating panimulang panalangin. Tayo po ay mananalangin. Panginoon naming Diyos na ang tahanan ay nasa mga langit, ang aming mga puso ay nagagalak na makapagpasalamat sa inyo sa isang pagkakataon na ipinagkaloob niyo sa amin
upang patuloy na maglingkod, magbahagi ng inyo pong magandang balita. Yes, Lord. Amin pong dalangin ang inyo pong patnubay. Gabayan po kaming dalawa ng kapatid na Jerry. Samantalang kami magbahagi ng inyong mga salita. Opo. Maging pagpapala nawa ito at maging kapakipakinabang sa lahat po ng aming mga taga-subaybay at makapanood ng kapitulo bersikulo. Yes, Lord. Salamat po sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na inyo pong ibibigay sa amin upang kami maging karapat-dapat, sapagkat ang lahat ng ito ay aming hiniling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Gaya po ng aking naipaglingkod, ito po ay pananghaliang oras, peligro di oras, sabi nga nila. At sana po ay huwag niyo kaming iwanan, samantalang kayo po ay may mga hawak-hawak na pinggan sa inyong mga tahanan at kumakain na. Masarap na sumabay yung pagkaing spiritual at saka pagkaing physical. No, habang kayo ay sumusubo, nakikinig naman at nanonood ng ating programang Kapitulo Bersikulo sa kanilang mga tahanan. So ngayon po ay ating tatalakayin ang isa pong mahalagang paksa na kuminsan ay nagkakaroon ng misconception ng marami pong mga evangelical Christians, ang iba pong mga mananampalataya na only by the grace of God, no po, na sinasabi nila hindi kailangan yung religion. Kasi ang religion hindi na makapagliligtas yan. Ang relasyon ang kailangan natin kay Kristo, hindi relihiyon. At mayroon namang mga extreme side naman na sinasabi nila na pumasok kayo sa aming iglesia, sa aming relihiyon, maliligtas kayo. At yan ay babasahin din naman nila sa Biblia na kapag ka hindi tayo mapapaanib sa kanilang iglesia ay hindi ka maliligtas. Na parabagang hindi nabigyan ng emphasis naman doon yung relation, kapatid, mm-hmm. Pastor Jomel. Opo. Sa isang banda naman, yung sinasabing hindi kailangan ang relihiyon ay nawala naman ang relihiyon. Mm-hmm. So ano nga ba ang ibig sabihin ng ating pag-aaralang ito? Ano ba ang koneksyon ng relihiyon at saka ang relasyon? May kaugnayan ba ito o wala? O magkakontra ba ito o hindi? Pagdating sa kaligtasan, ano ang mahalaga? Relasyon o relihiyon? Yan po ang ating pong tatalakayin sa mga oras na ito, mga kapatid. Pastor Jomel, tayo parehang konvertido na Adventist. Opo. Galing ka sa ibang relihiyon din. Ako rin eh. Galing sa Evangelical Christian. So, sa aming pananiwala noon, hindi kailangan ng relihiyon. Mm-hmm. Kasi kailangan mo ng relasyon. May maganda kang relationship kay Christ. Sabi nga nung aking kaibigang artista, sabi niya, ang relihiyon, Brother Jerry, ay Pastor Jerry ang tawag sa akin noon eh. Pastor Jerry, it's just like a brand. Brand lang yan. Ang importante, may maganda kang relasyon kay Kristo. Kaya, kadalasan, naririnig niyo sa mga evangelical, pag tinanong niya, anong religion mo? Christian po. Kasi nga, para sa kanila, anumang fellowship mo, as long as you are an evangelical Christians, you are considered as Christians. Diba, Pastor Jomel? Yun, mm-hmm. Yun ang paniniwala namin mga evangelical. Kaya pag nakakausap niyo mga born again, mga Baptist, tatanong niyo, ano pong religion niyo? Hindi nila sasabihin, Methodist po kami, o kaya Baptist kami, o kaya Amazing Grace Christian Fellowship. Sasabihin nila, a Christian po. Christian. Kasi nga, ang gusto nilang i-emphasize is that ang importante yung relationship mo. Mm-hmm. Kaya tingnan niyo yung mga born again, pwede sila magsimba sa Baptist. Yung mga Baptist, pwede rin magsimba sa born again. Yung mga evangelicals, pwede silang dumalo sa kung saan saang fellowship na pwede nilang daluhan. Mm-hmm. As long as you have a good relationship with Jesus Christ, regardless of religion. Na atinan mo. Ayan po. So, kabila naman, ibang banda, ito yung pinakakita ho namin sa inyo yung dalawang muka ng paniniwala na ngayon existing sa ating daigdig, sa tama. Ating kapanahunan. Mm-hmm. Sa isang banda naman, kailangan umanib ka sa amin. Sa aming relihiyon, sa aming samahan. Mm-hmm. Dahil ang itong samahang ito ang ililigtas ng ating Panginoon Jesucristo. Babasahin yung talata ng Biblia na ang pangalan ng kanilang relihiyon makikita sa Biblia. Opo. Ang dami niyan, nakakalat mm-hmm. din yan. So ngayon, ay atin pong alamin sa Biblia. Pastor Jomel, alin ba mahalaga? Relihiyon o relasyon pagdating sa kaligtasan? Kung ako tatanungin, kapatid na Jerry, pareho eh. Pareha? Pareho mahalaga. Mm-hmm. Bakit? Unang-una, kapag wala, kasi ang Biblia nagbanggit ng salvation, mm. nagbanggit ng relation, mm. at nagbanggit din ng religion. Ayun ang maganda dyan. Oo. So, isa-isahin natin. Meron pa sa Biblia yung dalawa, relation at saka religion. Meron. Saka natin iuugnay sa salvation. Kasi ito pinag-uusapan natin. We are going to discuss salvation. Mm-hmm. Ang sumatuptal naman itong dalawang ito, kaligtasan pa rin ang ating iniuugnay. Sapagkat yan naman talaga ang goal ng Kristyanismo. Opo. Sige nga, Pastor Jomel. Una ay babasa muna tayo ng about sa relationship, kapatid na Jerry. Mm-hmm. Dito sa ikalawang Juan, kapitulo 1, versikulo 9, sa New Living Translation, no, mm-hmm. babasahin ko.
ganito ang ating mababasa. Anyone who wanders away from this teaching has no relationship with God. Uy, ganda. Ganda ng binanggit. But anyone who remains in the teachings of Christ has a relationship with both the Father and the Son. Yun. So dito sa unang talata, no, na ating binasa, kapatid na Jerry, ay kapag ikaw ay o isang tao ay lalayo sa teaching, no, ng aral ng ating Panginoon, ay wala anyang relasyon sa Diyos. Ayun, so may kinalaman. Meron, may kinalaman sa turo. Mm-hmm. No? At ang sabi rito, kung ang sino man ay nananatili sa aral o turo ni Kristo, ay meron siyang relasyon sa Ama at sa Anak. Ayun, ang ganda. Napakaganda nung binanggit. Ganda nun. No? Mm-hmm. So, yung relationship o yung relasyon na binasa mo, no, nasa Biblia, anong salin yan? New Living Translation. So, New Living, NLT, no? New Living Translation. O, kung wala kang relasyon sa Ama, ano ba yung pagkakasalin doon? Ay, kung hindi ka na natili sa turo, teaching, ay wala kang relasyon sa Ama at sa Anak. Sa mga tuwid, may kinalaman nyo ang relationship sa teaching. Correct. Yun ang sinasabi ng talata. Mm-hmm. So, ano ang kinalaman naman ng religion? Diyos sa dalawang binanggit na relation at saka teaching. Meron ba? Meron. Mm-hmm. Bakit? Kasi ang relihiyon, yun ang doon mo makikita yung basis kung nagtuturo ito ng tama o mali. Ayun. Bakit? Mm-hmm. Sapagkat sa Biblia, meron pong binabanggit, kapatid na Jerry, na dalisay na relihiyon. Ayun, meron ba? Meron. Pakinggan ninyo sa Santiago Kapitulo 1, ang versikulo ay 27. Pero sa 26, unahin natin, sapagkat meron ding relihiyon na walang kwenta. Ah, meron din? Meron din. Ako, basahin muna natin, ha? Ang sabi ganito, kung inaakala ng sinuman, kung ang sinuman ay nag-iisip na siya ay relihiyoso, yes, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Ay, di may relihiyon pala sa Biblia. Meron. Pero yan, yung walang kwentang relihiyon. Opo. O yung may kwenta, meron sa 27. Ba? 27. Opo. Ang dalisay na relihiyon. Eh, di meron din. Dalisay. May dalisay. Pag sinabing dalisay, pure, tunay ang aral. Mm-hmm. At ang sabi riyan, walang dungi sa harapan ng ating Diyos. Ay, napakaganda. Mm-hmm. At Ama ay ito, dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Uh-huh. Ang ganda. Aduan niya, yung dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng Diyos ay dumadalaw at ini sa mga babaeng balo at nakikiramay at higit sa lahat, iniingatan ang sarili na walang dungis sa sanlibutan, kapatid na Jerry. Yun ang tunay na relihiyon. Opo. Yun ang dalisay na relihiyon. Pero doon sa 26, yun yung mga walang kwenta. Yes. Bakit? Pagkatapos sumimba, ay... O, hindi mo kakitaan ang kabanalan. Wala. Yes. Nag-shopping. Oo. After ng samba. Walang pakialam sa mga kawang gawa. Wala. Yun sinabi doon, ang tunay na relihiyon, dumadalaw sa mga babaeng bao. Opo. Pagkatapos nag-iingat ng kanyang sarili. Mm-hmm. O, di ba yung binanggit mo, nag-iingat ng kanyang sarili. Meaning, nag-iingat sa kabanalan. Tama. May mga relihiyon ngayon, basta ikaw dumalo. Mm-hmm. O kaya paminsan, bago ka pumasok sa kapilya, mag-yosi ka muna. O kaya, bago ka pumasok sa kapilya, uminom-inom ka muna ng kaunting agua di pataranta. Oo. Bago ka pumunta sa kapilya. O kaya, pagkagaling mo ng kapilya, yosi naman. Opo. Tapos kunting yosi, pagka kaunting kunting beer, kunting alak. Tapos ay wala kang makikitang kabanalan, hindi nag-aaral ng Biblia, walang devotional sa bahay. Opo. Ay, anong klase yon? Di, walang kwentang relihiyon. Yun wala. Yung sinasabi ng Biblia. Opo. So, yun yung relihiyon, hindi talaga magtataguyod sa kanyang kaligtasan. Pero sa Biblia, anlinaw, ano? May dalisay at tunay na relihiyon. Opo. At mayroon din namang? Meron ding hindi dalisay. Opo. Pero ibig sabihin, pinakita lang sa banal na kasulatan na meron talagang relihiyon, kapatid na Jerry. Meron. Hindi yung kolokolorom lang. Hindi. Oho. Tsaka yung actually, malinaw nga natin, Pastor. Ano ba yung, pag sinabi mo kasing religion, ang naiisip natin kaagad, yung mga brand nga ng samahan. Halimbawa, Baptist, Seventh-day Adventist, Methodist, Iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehova, Jehovah's Witnesses, Marami. Marami yan. Halimbawa, Pentecostal. PMCC, Pentecostal Missionary Church of Christ. MCGI. Opo. Yung Members Church of God International. Ito ba mga relihiyon kung tawagin? Ang tawag dyan, mga denomination. Or sekta. Sekta. Ang relihiyon talaga ng Panginoong Hesukristo
ay Kristyanismo. Kristyanismo. Yan, Kristyanism. Opo. Ma, so ito mga ito, sekta or denomination. Correct. Ngayon, puntahan natin, ang tunay na reliyon, ang ibig sabihin niyan, ang tunay na Kristyanismo. Mm-hmm. Kasi nga, ang religion, we are referring to a group of believers na, di ba, ang reliyon marami eh. Opo. Meron tayong tinatawag na Islam. Meron. Religion yan eh. Opo. Buddhist. Meron religion din. Yan eh. Judaism. Judaism. Opo. Religion yan eh. Hinduism. Mm-hmm. Shintoism. Oho. Taoism. Taoism. Marami po, ano? Yan po yung mga malalaking religion. Oho. Sa buong mundo. Alin dyan ang tunay? Of course, the Christianism. Yes. Christianismo. At bakit, tayo, eh. Bakit Christianismo ang tunay? Ay dahil si Kristo ang ating kinikilalang Panginoon at kaiba ito sa mga kinikilalang Diyos ng ibang reliyon. Dahil yung mga Diyos ng ibang reliyon, yung Diyos nila patay. Aho. Ay ang Diyos natin ay buhay eh. Ang Diyos nila, ribulto. Ang Diyos natin ay nagbibigay buhay at hindi bato. Tama. Mm-hmm. At ang Diyos natin, tagapagligtas. Yan. Oo. At yung Diyos natin, nagkatawang tao yung Diyos anak para matubos tayo sa ating makasalanan. Opo. At hindi na nanatiling patay, uh-huh, kundi siya'y nabuhay na maguli at ngayon nabubuhay para mamagitan sa atin. At siya'y darating. At yan ay darating. Ano ang purpose niya? Para din tayo iligtas sa ating mga makasalanan, sa ating kalagayan. Opo. Ang pagliligtas naman na gagawin ng ating Panginoon Kristo, bagamat niligtas niya na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo nung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, opo, nabuhay na maguli at umakyat sa langit, uh-huh, na mamagitan sa ating kasalanan, opo, babalik siya upang para iligtas naman tayo physically from this corrupted world. Yun. So, dalawang beses tayong ililigtas. Iniligtas tayo sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Mm-hmm. Ang tawag natin dyan, iniligtas tayo sa biyaya. Opo. Pero pagdating niya, ililigtas naman tayo niya from the presence of sin. Uh-huh. Yung isa, from the power of sin. Opo. Once we accepted Christ as our personal Savior, yung dugo ni Kristo ang maglilinis sa atin from the power of sin. Correct. Samantalang sa pagbabalik niyang muli, ililigtas naman niya tayo from the presence of sin. Mm-hmm. Ang ibig sabihin, aalisin niya na tayo sa isang magulong sanlibutang ito na puno ng kasalanan. Tama. Yun ang climax, yun ang ultimate goal ng Kristyanismo. Sapagkat dito sa lupa, kahit na ikiniligtas na ni Kristo, mahahawaan ka pa rin ng kasalanan eh. Tama. Kaya nga wala talagang banal, wala, wala kahit isa, sabi ng Roma. Oo. Eh dito ka nabubuhay sa corrupted world eh. Opo. Even though you have Christ in your heart, and yet, you are continuously sinning eh. Oho. At kung hindi ka man magkukontinuous ng sinning, unintentionally, makakagawa ka ng kasalanan. At sino sa atin ditong hindi nakagawa ng kasalanan? Mm-hmm. Pagkagising na pagkagising mo pa lang sa umaga, eh, magagalit ka eh. Mm-hmm. Dalo na pag tinapunan ng basura yung kapitbahay ng ano mo eh, kuwart, yung bahay, yung bakuran eh, di ba? Mm-hmm. Oh, mag-aaway kayo ng asawa mo, magagalit ka sa mga anak mo. Eh, sino bang hindi nakakagawa ng kasalanan? Hindi mm-hmm ba, Pastor Jomel? Tama. Lahat tayo nakagagawa ng kasalanan, though we are Christians. Opo. Pero, merong magandang bahagi naman. Yan. Meron tayong tagapamagitan, mm-hmm, ang ating Panginoong Hesukristo. At kagandahan sa relihiyong Kristyanismo, kapatid na Jerry, mm-hmm, ay unang-una, binanggit na natin kanina, buhay ang ating Panginoon. Yes. Ikalawa, nasa Kanya ang lahat. Mm. O, may kanta ng ganyan, eh, no? Yes. Nasa Kanya ang lahat. Bakit nasa Kanya ang lahat? Sapagkat, unang-una, binanggit natin, may relihiyon ka na pag pumasok ka, maligligtas ka sa relihiyon. Meron naman, kahit walang relihiyon, basta may relihiyon, maligtas ka. Mm-hmm. Pero ang pinakasentro, gusto nating linawin ng ating Panginoong Hesukristo ang siyang founder ng Kristyanism. Mm. At dahil siya ang founder nito, siya din ang ulo. At pag siya ang ulo, siya ang tagapagligtas. Mm. At nasa kanya ang lahat gaya na binanggit natin kanina. Kaya, kailangan ng tunay na Kristo sa atin, mm, kapatid na Jerry. Basahin muna natin ang Juan Kapitulo 14, versikulo 6. Yan, ang basic sa... Napaka-basic nito. Napaka-basic yan, pero very important. Correct. Yeah. Ang sabi dyan, meron tatlong bagay na ating ididiin dyan. Mm-hmm. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparuroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Amen. Ang ganda ng binanggit. Mm-hmm. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ang wika niya, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walaan niyang makakaparoon sa Ama liban sa Kanya. Kaligtasan ang tinutukoy pa rin niya. Correct. Mm-hmm. No, we are talking about salvation, mm-hmm, pero may kinalaman niyan sa religion at relation. Mm-hmm. Pag wala ka namang magandang relasyon sa Kanya dahil mali ang daang dinaanan mo, mm-hmm, hindi katotohanan ang napuntahan mo, mm-hmm, ay walang buhay kang makukuha, kapatid na Jerry. Mm-hmm. At lalo tigit, hindi ka makakarating sa langit.
At diyan makikita natin yung relationship ng religion at saka relation. Ano opo, po? Opo. Atin pabigyan pa masyadong paglilinaw mamaya yan. So, binanggit natin pa sa Jomel na ang advantage ng Christianism sapagkat meron tayong Diyos na tumubo sa atin sa pamamagitan ni Kristo, sa Diyos Anak, ang Diyos Anak. Nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo at siya yung binabanggit mo na daan, katotohanan at buhay. Opo. Na kung wala siya, hindi tayo makakaparoon sa Ama. Ah, hindi. Hindi tayo maliligtas in short. Uh-huh. So kaligtasan pa natin tinutukoy. At yung Kristo na yun na namatay sa krus ng Kalbaryo na buhay na maguli at yun na mamagitan sa ating mga kasalanan. Uh-huh. This is the unique doctrine of Christianity. Opo. Na wala sa ibang relihiyon ng hindi Kristyanismo. Uh-huh. Dahil yung mga relihiyong Sintuism, Taoism, ano pa ba, yung Islam, opo, hindi sila Buddhism, wala, Buddhism, wala silang Kristo na namatay at nabuhay. Tama. Muli. At wala silang Kristong babalik muli para tayo iligtas sa ating mga makasalanang kalagayan. Opo. So, ang plano ng ng Biblia, ang plano ng Diyos sa atin, from the beginning up to the end, salvation pa rin ang pinag-uusapan. Gusto niya ng tao ay makasama niya at hindi makaranas ng kasalanan. At ang unique ng Kristyanismo, sapagkat tayo, may Diyos tayong buhay, opo, at ngayon buhay, namamagitan si Kristo sa atin, meron tayong pag-asa. May amen. Purpose ang buhay ng Kristyanismo, opo, ang Kristiyano. Ngayon, sa dami ng Kristiyano, dami, no? At sobrang dami. Sobrang dami. Aha. Bagamat dominante ang relihiyong Islam sa Middle East, alam ko, ang pagkakalam, wala lang ako rito ng data or statistics, ang Islamic religion ang pinakamarami. Uh-huh. Ang Christian religion ay hindi siya maikukumpara sa dami ng Islam. Uh-huh. Dito sa Pilipinas, Kristiyano ang dominante instead of Islam. Kasi sa Pilipinas, marami naman mga Kristiyano. Uh-huh. Kunti ang Muslim. Pero pag pinag-uusapan natin yung kabuuan ng buong mundo, mas malaki ang porsyento o bahagdan ng Islamic religion. Uh-huh. And then pagkatapos dyan, yung Buddhism, napakadami din. Opo. Kristiyanismo. So, yung Kristiyanismo, bagamat yan ay tunay na reliyon, hindi yung Buddhism, hindi yan tunay na reliyon eh. Islam, hindi yan tunay na reliyon eh. Taoism, hindi yan ang tunay na reliyon. Hinduism. Pinag-uusapan natin. Hinduism, hindi yan ang tunay na reliyon. Ang tunay na reliyon, Kristyanismo. Paano natin mapatunayan? Unang-una, magbigay tayo ng example. Noong ako po yung nag-aral ng theology, kapatid na Jerry, meron kami tinatawag na field trip doon sa mga iba't ibang reliyon. Napuntahan namin yung Hinduism. Yeah. Sa Hinduism ay natanong ko yung isang Bombay. Ang sabi ko sa kanya, ilan ang Diyos nyo? Ba, marami sila. Sabi ay sampu. 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 Sabi ko, si Brahma, si Vishnu. Opo, nasaan na po sila? Sabi niya, namatay na po ang Siam. Ay, yung isa buhay pa? Oo, buhay pa. Mamamatay na. Sabi niya, namatay na po ang Siam. Sabi ko, bakit namatay? Ang sabi ng isa, siguro sa biyahe, galing doon sa kanilang lugar, papunta rito sa Pilipinas. Ah, kilala niya? Kilala niya. Ah, nagbabiyahe yung Diyos nila? Nagbiyahe sa... Ah, ganun ba? May passport? Tapos, ang sabi pa niya sa akin, brother, no? Sabi niya, wala ka bang trabaho? Mm-hmm. Sabi ko, ay wala. Estudyante po ako. Sabi niya, kung gusto mo magkatrabaho, pumunta ka sa Linggo. Ilinggo yung pagsamban nila eh. Ah? Oo. Sabi ko, may mga pumunta na rin ba dito na walang trabaho? Sabi, opo. Tumingi rin ng tulong. Oo. May trabaho na ba? Sabi, ah, wala pa. Wala pa. Oo, sabi ko, ay paano yan? Oo. Sabi niya, eh kasi kakausapin pa yung Diyos. No? Ibig ko sabihin, yung Diyos nila marami, ang Siam patay na. Yung isa buhay. Buhay pa. Nagta-travel. Nagta-travel. May passport. May visa. Oo. So mahirap, no? So dyan natin makita na yung iba ay dahil lamang sa mga haka-haka, may mga nabasa lang na libro, ay ganun na kaagad. Pero ang Kristyanismo, merong mabigat, matibay na basihan at pundasyon kung bakit tunay at totoo, kapatid na Jerry. Ngayon, puntahan natin. Dahil sabi nga natin, ang Kristyanismo ang siyang tunay na reliyon. Opo. Ang Kristyanismo ang siyang tunay na samahan sa Diyos. Mm-hmm. Dahil ang Diyos natin, buhay. Mm-hmm. Ang mga Diyos ng ibang reliyon, patay. Opo. Ano po? At yung ibang kinikilalang Diyos nila, ginawa lamang ng tunay na Diyos nating mga Kristyano. Mm-hmm. Oh. Ngayon, puntahan natin, within this Christianism o Christian religion. So, focus tayo sa Christianity? Focus tayo sa Christian. Oo. Kasi hindi naman tunay yung ibang reliyon eh. Oo, dito so, sa Christianity. Christianismo tayo mag-focus. Opo. Within this Christianism, religion of Christian religion, maraming sekta, maraming denomination. Opo. Ayan. So, libo yan eh.
libo, meron ako dyan. Lagpas pa? Oo. Lagpas pang mahigit. Yung iba pa nga, hindi naka-registered. Oo. Oh, pinag-uusapan natin sa Pilipinas, libo. Oh. Eh, paano yung worldwide Christian religion? Oo. Oh, oh. Dami niyan. Na okay. Napapaloob dyan sa mga yung mga denomination, mga sect. Oo, oh, yung mga denomination, yung mga sekta. Opo. Oh, ngayon, puntahan natin, alin dito sa mga denominasyon na ito ang tunay na Kristiyano? Ayun, yan ang importante magandang dyan, tanong yan. Ha? At saka, alin dito sa mga relihiyon na ito ang nagtuturo ng relasyon? Yan. Kay Kristo. Now, we are talking about religion and relation. Opo. So, hindi pa rin tayo nawawala sa ating ika nga ay arena ng discussion. Mm-hmm. Relation and religion. Opo. So, alin dito sa mga sekta or denominasyon ang tunay na Christian religion? Yan. Ano po? Pag sinabing Kristiyano, mm-hmm, mga alagad ni Kristo. At saka anong kinalaman ito sa atin muling paksa na relasyon ba o opo, religion? Oo. Sige nga, Pastor Jomel. Tingnan natin, mm, maigi, mga minamahal na mga kapatid. Ano? Mm. Lahat tayo merong kanya-kanyang denomination. Mm. At lahat sa atin ay we are claiming that we are Christians. Yes. Ngayon, ang tanong ng kapatid na Jerry, paano natin malaman alin ang totoong Kristiyano, mm, na may kinalaman sa relihiyon o relasyon. Ngayon, dito natin makikita na ang tunay na relihiyon ay mayroong tamang relasyon sa Diyos. Iyon. Ulitin ko, ha. Yung mayroong tunay, tunay na relihiyon na Kristiyanismo, kasi lahat nag-claim eh. Ang tunay na relihiyon na may Kristiyanismo ay mayroong tamang relasyon. Bakit? Kasi yung ang relihiyon mo pag tama, tama ang aral, tama ang teaching. At pakiulit mo nga yung talata mo. Opo, at pag tama ang teaching, mm, meron kang tamang relasyon, kapatid na Jerry. Yung binasa mo nga, Pastor, ulitin opo, mo ngayon, yung kinalaman ng relasyon at saka yung teaching. Opo. Yan, yung unang binasa. Ikalawang Juan, Kapitulo 1, Versikulo 9, sa New Living Translation. Ayan, doon ang sabi ganito. New Living Translation. Opo. Anyone who wanders away from these teachings has no relationship with God. Ayun. Ha? Sino ba niya lumalayo, no, sa mga aral na ito, mm-hmm, ay walang relasyon sa Diyos. Ilagay nga natin sa Tagalog. Tingnan nga natin kung paano maisalin niya sa matandang Biblia. Yan. Tingnan natin, ano? Mm. Ang sinumang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Ang salin dyan o salitang kinaroroonan ng Diyos ay relasyon. 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 Opo. Sa New Living Translation. Opo. Tuloy natin. Mm-hmm. But anyone who remains in the teachings of Christ has a relationship with both the Father and the Son. New Living Translation. Ang linaw. Ang linaw. New Living Translation. Ang sabi dyan, ulitin, mm-hmm, natin, kung itatagalog natin itong salin na ito, mm-hmm, yung ang sino man na hindi nananatili sa mga aral ni Kristo ay walang relasyon sa Diyos. Dito, ito talaga, walang relasyon, walang relasyon sa Diyos. Ngunit, kung ang sino man ay nananatili sa mga aral ni Kristo ay merong relasyon sa Ama at sa Anak. Ayun, ang linaw ha. Sa makatwid, makikita na po natin na yung may magandang relasyon sa Panginoong Diyos, opo, hindi mawawala ang mga aral ng Diyos. Yun. Dahil kapag ka ikaw ay may aral ng Diyos, nananatili ka sa aral ni Kristo, mm-hmm, sa aral ng Diyos, may maganda kang relasyon sa Diyos. Napakaganda. So, maliwanag po, okay, yan ang sali ng New Living Translation. Mm-hmm. So, hindi magkalaban ang relasyon at ang mga teachings. Mm-hmm. Importante yun eh. Ngayon, ano naman ang kinalaman ng teaching sa religion? Ay, napakaganda. Kasi yan ang ating paksa eh. Mm-hmm. Relation and religion. Opo. Relation or religion. Mm-hmm. So nilinaw na natin, nasabi dyan sa binasa mo, ang merong mabuting relasyon sa Diyos ay nananatili sa aral ni Kristo. Ni Kristo. Yun. Nananatili sa aral ng Diyos. Mm-hmm. So hindi magkalaban ang relasyon sa aral. Tama. Kasi nga, tayong mga evangelicals. Ito po, tayo po. Kinaiinisan namin yung doktrina eh. Mm-hmm. Ayaw namin yung teachings eh. Mm-hmm. Gusto namin may magandang relasyon ka lang kay Christ. Ayos na. Eh mali ho pala, mga kapatid. Kasi ang may magandang relasyon kay Kristo na nanatili sa aral ni Kristo. Yan ang nilinaw ng Biblia eh. Opo. Kaya kapag ka sinasabi natin may maganda ka lang na relasyon kay Kristo, hindi mo kailangan ng teachings, mali po.
Mali po sa Biblia, mali. Yung binasa natin lang, ay linaw eh. Kung meron kang may maganda kang relasyon kay Kristo, mananatili ka sa aral ni Kristo. Yun. Ayan po. Ngayon, malinaw na hindi magkakontra ang relasyon at ang aral. Yung bang aral, doktrina rin? Doktrina. Meron ba tayong mababasa? Meron. Sige nga po. Ang ating Panginoong Hesus Kristo ay nagbigay siya ng pagkakilanlan, kapatid na Jerry. Yung turo. Yan. Na sabi niya sa Juan 7:17. Ayun. Tingnan natin, ano? At isa-isahin natin, ano? Aha. Marami. Ang sabi niya, wika ng ating Panginoong Hesus Kristo, kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makilala niya ang turo. Ayun. Kung ito'y sa Diyos, o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. English na natin, tingnan natin sa English. Tingnan natin sa English. Ah, sige nga, sa King James Version. At tingnan mo rin ulit sa New Living Doctrine. Sa ano, pas, ayan, ang linaw yun. Tingnan mo. Ayan, oh. If any man will do his will, he shall know of the doctrine. O, hindi pala masama yung doctrine eh. Whether it be of God or whether I speak of myself. Ang ganda sa English eh, sa King James Version eh. Opo. Kung ang sino mang tao ay nag-ibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang doktrina. At yung doktrina ay tumutukoy yun sa turo. Sa turo na binanggit doon, sa teaching. Basahin natin sa New Living Translation. Yan, yun. Yung gusto ko malaman sa New Living Translation. Ang sabi niya, ganun ding talata ah. John 7:17. Opo, sa New Living Translation. Anyone who wants to do the will of God will know whether my teaching is from God or is merely my own. Napakalinaw ng talata. Ang sabi kanina ay doctrine. Si Kristo mismo yung nagsasalita rin. Opo, ang wika naman ito ay teaching. So walang pinagkaiba yung teaching at doctrine. Yung doctrine. Yeah. At yung pinagbabasihan, yung Biblia. Kaya ibinigay ang Biblia for doctrine eh, kapatid na Jerry. Pero bakit hindi sinusunod? Pag sinabing hindi sinusunod, ay walang magandang relasyon, kapatid na Jerry. Ayun ang sinasabi ng Biblia eh. Tama. Kapag ikaw ay hindi nanatili sa teaching, wala kang relasyon. Tama. Sa Diyos. Opo. Sabi ni Kristo, ang may mabuting relasyon, sabi ng Biblia, ang may mabuting relasyon sa New Living Translation, ha? Hindi tayo lumalayo sa Biblia. Opo. Sa New Living Translation na binanggit ni na binasa ni Pastor Jomel, ang sino mang may magandang relasyon sa Diyos, siya ay nananahan sa nananatili. Nananatili sa teaching. Opo. Sa ng, aral. Sa aral ng Diyos. Ang ibang salin ay doktrina. Sa doktrina ng Diyos. Kaya yung aral, yung teaching, isa yon doktrina. Opo. Ayon sa Biblia. So, tingnan natin, i-analyze natin. Totoo naman talaga eh. Opo. Na mayroon kang pangit na relasyon kung pangit yung relihiyon mo. Ay kung ang relihiyon mo ay nagtuturo na wala ng 10 utos, meron ka bang magandang relasyon sa Diyos? Sablay ang relasyon. Kahit sa tao eh. Oo naman. Halimbawa, opo. May relasyon ka sa Diyos daw. Tapos ikaw naman eh, nakikiapid. Ay mali. Dahil sinuway mo yung 10 utos. Oh, tama. Ay hindi magiging maganda ang relasyon mo sa Diyos. Hindi lang sa Diyos, maging sa kapwa mo. Totoo 'yun. Opo. O halimbawa, may maganda ka ikang relasyon sa Diyos, pero ikaw naman ay sumasamba sa ribulto. Ay lalong sablay. O di hindi rin po pwede. Kaya nga may kinalaman ang teaching sa relasyon. Correct. May kinalaman ang relasyon sa teaching. Vice versa yan. Hindi pwedeng maghiwala yan eh. Walang pinagkaiba yun sa kaliwat kanang sapatos. Opo. Ah, wala naman nagsuot na puro kanan. Walang puro nagsuot na puro kaliwa. Maliban lang sa paa mo. Opo. Isa lang talaga sapatos mo. Opo. Kung putol yung paa mo. Opo. Pero sa isang normal na individual, may sapatos kaliwat kanan. So hindi mo pwedeng paghiwalayin ang relasyon sa teaching. Tama. Kasi kung may mabuti kang teaching, may maganda kang relasyon. Ang linaw sa talata ng Biblia. Opo. Eh. At yun ang dalisay na relihiyon, kapatid yun na Jerry. Ang sinasabi ng Biblia. Yeah. Halimbawa, ang relihiyon mo, natututo kang magmura. Tuturuan kang magmura. Opo. Sa tingin mo, may magandang relasyon? Ay, wala. Ang sabi nga ng Biblia, hindi makakarating sa langit ang pagmura eh. Meron doon eh, ba? Meron. Kaya, hindi kahit nasabihin mo. Madali kasi sabihin yung meron kang magandang relasyon sa Panginoon. Ang problema, yung relasyon mo sa Panginoon, maapektuhan sa aral na dala mo. Correct. Sa teaching na dala ng samahan mo. So, merong relasyon. Ang relasyon at ang teaching. Ngayon, puntahan natin. Anong relasyon ng teaching sa religion? Ay, maganda. Yan. Kasi po, doon pa rin tayo eh. Relation, teaching, and religion. Ang relasyon nito napakaganda. Yung religion na dalisay, meron siyang tamang turo, kapatid na niya. Oo. Kasi pag sinabing dalisay,
yung aral niya, yun yung aral na tinanggap mula sa Diyos. Mm-hmm. At yung aral na yun, buhay na aral, kapatid na Jerry, mm-hmm. nasa gawa. No, yung ating pambansang talata. Oo nga. Tinanggap natin yun sapagkat yun ang ibinigay na aral. Walang sino man tumanggap nung, kapatid na Jerry. Wala. 7:38 nga ulit. Bagamat parang kabisado na nga natin yan. Eh, kahit yung tuldok at saka kuma dyan. Oo, pati yung kolo, no? Yung kolon dyan. Pero hindi pwedeng mawala lagi yan kasi napakailiwanag. At walang nagbabasa niya. Ibang rin. Ba't mababasahin nila? Yung aral nila, hindi yan galing doon. Tayo pala. Yung aral na yan nandyan, buhay. Mm-hmm. Yung aral nila, hindi buhay pag hindi nila tinanggap yan. Bakit? Basahin natin. 7:38, yan. Ito'y yaong naroon sa iglesia sa ilang, mm-hmm. nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai, mm. at kasama ang tinig o ang ating mga magulang, mm. na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Ayun. May kinalaman sa May aral. May kinalaman. Kasi yung aral, yun yung nagpapadali sa isang tunay na reliyon. Oh. Ang reliyon kasi, that's only a name. Mm-hmm. Pero kung ang aral mo ay tama, ay magiging tama ang reliyon. Sapagkat ituturo ang tamang aral para magkaroon ka ng tamang relasyon sa Diyos. Napakalinaw niyan, ano? Oo. Kasi kung ang reliyon mo, ang doktrina, sablay sa Biblia, opo. Sablay yung relasyon mo sa Diyos. Sapagkat, sablay ang aral. Sablay yung aral. Halimbawa nga, yung sinasabi natin, sasabihin mong, basta ako'y kumilala sa Diyos, mapagsamba ka sa Diyos-Diyosan. Oo. Sablay ang relasyon mo sa Panginoon. Opo. Ang utos ng Diyos ay Sabado, ginawa ang sinunod linggo, ay sablay. Maganda ba ang relasyon? Hindi. Natutuwa ba ang Diyos kapag hindi mo sinunod ang kanyang mga utos? Hindi. Ayun. Sa Biblia yun, basahin natin, Pastor Jomel, ang Marcos. Pakinggan nga natin kung meron bang saysay yung pagsamba kapag hindi utos ng Diyos ang sinusunod. Marcos 7:6-9. Simulan natin sa 7. Umpisan natin sa 7. 6 na. Sa 6. Para mayroong katuparan. 6. Sa 6 muna. At sinabi niya sa kanila, ang nagsalita nito ang ating Panginoong Jesucristo. Ibig mo ni Kristo yan ang tama. Galing. Sabi niya, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw. Ayon sa nasusulat, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanyang mga labi. Datapot ang kanilang puso ay malayo sa akin. Maganda yan. Ano? Nagsasabi sila ng praise the Lord. Opo. Hallelujah. Oo. Kasi gumagalang yan sa Panginoon. Eh. Opo. Pero, through their mouth. Opo. Pero sabi, malayo ang puso. Bakit? Ito ang dahilan. Ito ang dahilan. Just pakinggan natin. Datapot walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng pinakaaral o ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Sa 8. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos. Pag sinabing nilisan, iniwanan. Ay iniwan o iniwanan. At inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Sa 9. At sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang magaganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Yun itinakwil, kapatid na Jerry. Pero nagpipraise the Lord. Oo, kumatawag sa pangalan ng Diyos. Oo. Nagpipray araw-araw. Of course. Pero ang utos ng Diyos, itinakwil. Pag sinabing itinakwil, iniwanan. Ayun. Hindi lang iniwanan, hindi lang itinakwil, tinutulan. Tinutulan pa. Nakikipagdebate. Oo. Oo. Ang sabi ay wala nang 10 utos. Oo. Ang nakalagay sa 10 utos, huwag kang papatay. Mm. Eh, wala na 10 utos. Eh, pwede na silang pumatay. Nako. Eh, nasabi sa unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Eh, marami na silang Diyos. Marami silang Diyos. Yung iba naman, yung mga ibang mga evangelical, pinapalo pa kayong ribulto ni Maria. Eh, nakita mo ba yung sa TV? Eh, sa ano? Opo. Sa Facebook? Opo. Yung Amerikano ay yung ano, itim na pastor, na nilait yung ribulto ni Maria, ni Mary, ni Virgin Mary. Tapos pinukpok-pok-pok niya ng martilyo. Tapos hindi pa nabasag. Nilait niya ng husto. Mamaya-may hinampas ng todo, basag yung ribulto. Opo. Ano nangyari? Gusto niyang ipatunayan na masama ang sumamba sa ribulto. Teka muna, bakit ribulto lang ang pinaging sinunod mo? Oho. Bakit yung sabat? Ba't wala? Ba't wala? Di ba magkakaugnay yan eh? Eh kasi itatanong natin sa kanila, bakit kayo ay ayaw ng ribulto? Oo. Eh kasi nasa 10 utos. Oo. Bakit kayo ay
si may isa lamang tayong kinikilala ng Diyos kasi nasa utos. Nasa utos, oh. Isang Diyos lang. Bakit tayo hindi lumalapastangan sa pangalan ng Diyos? Sabi, siyempre nasa utos yun. Mm-hmm. Saan yun nabasa? Sa Ten Commandments pa rin mm-hmm. nababagsakan eh. Opo. Bakit masamang manlait na magulang, mambastos ng magulang? Opo. Kasi sabi ng Biblia eh, huwag daw natin, igalang natin ang mga magulang. Teka, saan yung kinuha yan? Sa comics? Hindi ba sa Ten Commandments? Opo, ikalimang utos, igalang mo ang iyong ama't ina. O, bakit masama ang pumatay? Mm-hmm. At sino mang tao, kahit sino namang matinong Kristiyano, wala Opo. Namang aayaw niyan eh. Oo. O, na masamang pumatay. Opo. Eh, bakit masamang pumatay? Eh, kasi sinabi ng Biblia, saan sa Biblia? Eh, sinabi ng utos. Hindi ka pa, wala talaga sampung utos eh. Ayun. Bakit masamang magnakaw? Bakit galit na galit tayo sa mga magnanakaw sa gobyerno? Mm-hmm. Di ba, Pastor Jomel? Eh, kasi kapatid na Jerry, hindi nila napansin na itong sampung utos ay may kinalaman sa ating relasyon sa Diyos yes. at sa ating kapwa. Relasyon pa rin ang pinag-uusapan dito eh. Paano? Isa-isahin natin. Mm-hmm. Yung sampung utos lang muna. Isa-isahin natin. Kung talaga may kinalaman sa relasyon natin sa Diyos at sa kapwa. Yeah. Yung sinabing huwag magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Di ba relasyon natin relasyon sa Diyos? Mo yan sa natutuwa Diyos, ba ang Diyos kapag sinunod natin yung hindi tayo nagkakaroon ng ibang Diyos? Natural. Opo. Ay yung huwag tayong gagawa ng mga revolto, mga larawang inanyuan at huwag sasambahin. Natural. Kaya nga namumukpok ng revolto yung ibang born again eh. Opo. Ay di, sinunod nila. O sinunod. Ay yung pangatlo, huwag gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Natural. Sapagat hindi ari ang ganap ng Diyos na walang kasalanan yung gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Abay natural. Kahit naman yung tamo nga naman yun. Maliban doon kay Tatang yung ating tinawid. Oo, si Tatang. Kasi kaiba yun. Ginoo ko, yung sabi niya, yun naman, pangit namang evangelical yun. Opo. No, pero mo, ginalapastangan yung pangalan ng Diyos naman sa bagay yun. Mm-hmm. Pero kung naintindihan yun ng ating mga evangelical pastor, malamang pagsasabihan yun. Opo. Eh yung pang-apat. Alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ipangilin. Ayan ang sinisipa nila. Ayun. So tinanggap nila yung una. Yung tatlo. Yung pang-apat. Sinisipa. Oo. Binabakbak. Ang tanong, dahil sa tinanggap yung tatlo, sinipa yung ika-apat. Teka, alisin muna natin ika-apat. Ito, alisin muna natin. So, ika-lima muna tayo. Babalik tayo dyan. Alisin muna tayo ika-apat. Opo. Ang sabi sa ika-lima ay igalang mo ang iyong ama't iyong ina upang humaba ang iyong buhay dito sa lupa. Aba, sinunod naman. Sinusunod. Wala namang... Walang tututol din. Wala. Lalo kayo mga pastor, mga pare. Oh, wala niyan. Magagalit yung mga pastor kapag kayo mga miyembro nila lapastangan sa magulang. Tama. Oh, tinuturo. Sinusunod. Oh. Oo. Ay yung pang-anim. Huwag kang papatay. Ah, sino ba namang matinong Kristiyano na ayaw niyan? Oho. O di, nasunod din. Opo. Eh, pampito, huwag kang mangangalunya. Abe, sino ba namang matinong Kristiyano na ayaw din yan? Tama. Ay yung pang-walo, huwag kang magnanakaw. Ay, sino ba namang matinong Kristiyano ay nagsasabing pwede magnakaw? Tama. Ay yung pang-siyam, huwag kang sasaksi na di sa di kasinungalingan. Ay, sino ba namang... O sa kasinungalingan? Opo. Hindi nagtuturo na bawal magsinungaling. Maliban ang karamihan dyan nagkakaproblema rin. Pero tinuturo pa rin nila. Na huwag magsinungaling. Huwag sasaksi sa di kasinungaling. So tinuturo pa rin yan. Kahit na yun, masamang magsinungaling. Tama. Against the moral ethics ng isang individual. Opo. Ay, yung pang-sampo, huwag mag-iimbot sa anumang bagay na sa iyong kapwa. Ay, ba, siyempre, sino ba namang Kristiyano ring mga ngaral na aayaw dyan sa kautosang huwag mag-iimbot? Opo. Sa makatuwid, sinunod yung siyam? Ay yung babalik tayo doon sa ika-apat. Ika-apat. Yun, natapos na natin yung ano eh. Yung siyam. O siyam. Ay yung pang-apat. Ay tisod. Tisod ba? Binabakbak yun. Kumbaga sa ano sa gusali eh. Pinipirit na tibagin ng tibagin, wag lang mapunta yung Sabat sa atin. Mm-hmm. Pero yung siyam tanggap. Eh bakit daw nila tinitibag at ayaw tanggapin? Dahil sa Hudyo lang daw yan. O ganun. Eh yung siyam. Sa Hudyo na... Pwede rin tayo. Mm-hmm. Eh, pero ika-apat. Nakita ninyo kung paano sa Hudyo tanggap. Diba, sabi ninyo, ang sampung utos sa mga Hudyo. Mm-hmm. Tapos, ang Sabat sa Hudyo. Mm-hmm. Pero bakit yung tinanggap yung siyam? Hindi naman tayo Hudyo. Oo. O, diba, nakita nyo yung consistency, yung inconsistency. Mm-hmm. Kung ayaw nyo sa Sabat, tanggihan nyo rin yung siyam. Tama. At kung ayaw nyo sa sampung utos, huwag nyong tanggapin yung siyam. Ganun lang kasimple yun eh. Lalabas kasi kapatid na Jerry, yung sampu, 1 to 10 choices, option. Yung siyam at option. Option. Pinili yung siyam, itinakwil yung isa. Ay, hindi pwede yun. Isang Biblia ba, papasaba yun? Hindi, kasi unang-una, hindi naman sinabing 10 options of God. Oh, hindi. Ang sabi ay? 10 commandments of God. Hindi rin sinabi na pwede kang sumunod, pwede kang lumabag. O kaya eh, 10 suggestions of God. Hindi. Pag sinabing suggestion, pwede kang sumunod, pwede hindi. Hindi, o kaya pwede kang mamili. Oo. Hindi. Suggestion lang eh. Suggestion, pero commandments. Pag sinabing commandments, ay,
utos yun eh. O, sa Hebrew ay mitzvah. Mitzvah. Talagang utos. Eh kapag ka, siyam lang ang sinunod sa sampu na yun, ay sabit ka pa rin. Sabit. Ano ang sinabi ni Santiago? Ay basahin natin. Nakalagay sa Santiago. Ito ay referado talaga ito sa sampung utos sapagkat yun ang kadugtong niya. At itong ating pinag-uusapan, biblical and logical. Correct. Kita niyo po yung aming binabasa, biblical. Mm-hmm. Tapos logical. Opo. Ay saan ka pa diyan? Mm-hmm. Hindi ka talaga makakalusot sa katotohanan eh. Hindi. Kaya napakaganda sa atin eh. Ang tunay na relihiyon ay mayroon tamang aral. Tamang relasyon. Pagka mayroon kang tamang aral, mayroon kang tamang relasyon. Yan. Doon di pa rin tayo nawawala sa blueprint ng ating paksa. Eh bakit mayroon tamang relasyon? Mm-hmm. Sapagkat yung nagbigay ang aral, yun yung Panginoong Hesukristo na gawa natin na magandang relasyon. Correct. Bakit? Mm-hmm. Sapagkat siya ang namatay para sa atin, mm-hmm. para iligtas tayo. So dapat mayroon tayong ibinabalik sa kanya yung pagiging magkaroon ng magandang relasyon. Kapatid na Jerry. Ayun, puntahan na natin yung siyam. Kapag kasinunod mo yung siyam, nawala yung isa. Pwede ba yun? Pwede bang i-rounding off? Total marami na bang nasunod? Sa tao, kapatid na Jerry. Di ba sa atin yung rounding off? Uh-huh. Pagka marami, lalo na po, galing mo, 99.9. Oh, natatakpan. 100 na yun. Oo. Halimbawa, kasi round off eh. 99, okay, 95.6. Mm-hmm. 97. 96. 96 na yun. Uh-huh. May rounding off. Uh-huh. Sa 10 utos, sinunod mo siyam, di? May round off ba? 99%. Mm-hmm. May rounding off ba? Na pwede na? Alamin muna natin. Sa tao, sa tao, ang 10 minus 9, o minus 1, equals 9. 10 minus 9, minus 1, minus 1 9. 9. Sa tao yan ha? Sa tao. Eh, sa Diyos. 10 minus, yung 10 minus 1 kung 9 ba? 0. 0? 0. Tingnan natin. Yan ang mathematics ng Diyos eh. Oo. Mathematics ng tao, 10 minus 1, 9. Uh-huh. Sa Diyos, 10 minus 1, 0. Apo. Magkaiba. Magkaiba. Tingnan natin ang Biblia. Mm, tingnan natin. Santiago 2, Gs. Mm-hmm. Santiago, yan. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Zero. Zero pala. Zero. Diba? Mm-hmm. Pagka ginanap mo yung siyam, lumabag ka sa Sabat, mm-hmm. zero. Zero. Hindi na ika-count ng Panginoon yung siyam mo. Mm-hmm. Bakit? Di ba may sinabi si Pablo nagsasabing huwag kang mapatay? Siya rin nagsasabing huwag kang mangalunya. May talata niyan eh. Ikadugtong nun. Karugtong ba? Oo. Sige, sa tuloy 11. Natin. Sa 11. Ayan. Tignan natin ano? Ayan o. Oh. Sapagkat ang nagsabi huwag kang mangalunya, ripirado nga sa sampung utos. Sakto eh. Sakto eh. Ay nagsabi naman huwag kang pumatay. Mm. Ngayon, yeah. Kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, nagiging suwail ka sa kautosan. Sakto. Ang liwanag, kapatid na Jerry. Kaya saan ka pupunta, corner ka ng katotohanan eh. Tama. Kaya, kahit na ikaw ay hindi sumamba sa ribulto, galit ka sa ribulto, binasag mo pa yung ribulto. Mm-hmm. Masuwain ka naman sa Sabat, walang kwenta yung pagbasag mo ng ribulto. Tama. Zero. Zero. Sabi ng Panginoon. Kaya pag si Brother Benny ang maggrado? Ay, baka nga negative pa. Negative zero? Oo, negative zero. Matindi, ano? Kaya, so, pinapakita kapatid na dire, yung paksa natin, napakahalaga malaman natin. Mm-hmm. Sapagkat unang-una, ang tamang relihiyon ay may tamang aral. Tama. At yung tamang aral ay may tamang relasyon kay Kristo. Mm. At yun ang binabasa natin yan, eh, no? Pag nanatili ka sa aral, pero mahalaga, gawin natin, bigyan natin ng pansin, dapat pag nasa tamang relihiyon ka, manatili ka sa tamang aral. Tama. Yun ang nakalagay sa ating binabasa kanina eh. Ayun, pupuntahan natin yung isang punto. Laruin natin yung ating paksa. Sige po. Salvation. Relation or religion. Diba? Mm-hmm. Yan ang ating paksa. Mm-hmm. Pwede ka bang magkaroon ng salvation kung nasa tama kang religion, pero mali relation? Ay, hindi kapatid na Jerry. Ayan, maganda to ha. Ulitin ko ha. Pwede ka bang magkaroon ng salvation kung nasa tama kang religion? Mm-hmm. Meaning, tama yung doktrina mo na lahat. Opo. Sabihin pero, na nating Adventist ka. Mm-hmm. Pero, wala kang magandang relasyon. Mm-hmm. Pwede ba yun? Hindi pwede. Hindi rin pwede. Kaya dating doktrina na hindi sapat na ikaw yung miyembro lang ng iglesia. Mm-hmm. Opo. Kaya sa aming church, dito sa Adventist, kahit na nasa tunay na kami na iglesia, tunay na relihiyon, tunay na aral, mm-hmm. kung bagsak ang relasyon mo, opo. Wala ding kwenta. Mm-hmm. Kaya nga dito sa amin, sa ang doktrina ng Adventist, nasa tamang relihiyon ka, pero kung ikaw naman ay mali ang relasyon mo, sa Diyos, paano nangyayari yun? Bakit? Diba sabi natin kanina, ang merong madalisay na aral ay may dalisay na relasyon. Mm-hmm. Ang nananatili sa aral ni Kristo, merong magandang relasyon sa Diyos. Yung binasa mo sa New Living Translation. Opo. Ngayon, paano nangyari ito
na nasa tama kang aral pero mali ang relasyon mo. Sa anong halimbawa? Halimbawa, kapatid yeah. na Jerry. Ikaw ay Adventist, halimbawa. Ayun, tunay na iglesia. Ito na, Adventist. No, tunay na iglesia. Wow. Para specific. Nasa tama kang relihiyon. Mm. Dahil nasa tama kang relihiyon, masyado ka na abusado. Mm. Kampante ka na. Kampante ka. Hindi ka na okay lang na hindi ka magsisimba. Mm-hmm. O di kaya ay half day na lang yung pagsisimba mo. Ah, hindi magandang relasyon yun. Hindi magandang relasyon yun. Mm-hmm. Adventist ka, marami kang kaaway. Mm-hmm. Nako, hindi magandang relasyon yun. Oo. Adventist ka, palaaway ka. Mm-hmm. Adventist ka, palamura ka. Mm-hmm. Hindi magandang relasyon yun. Opo. Adventist ka, pagkatapos ikaw yung numero unong labagista. Mm-hmm. Ay, hindi magandang relasyon yun. Adventist ka, pero ikaw yung numero unong lumalabag sa Sabado. Mm-hmm. O eh, hindi magandang relasyon yun. Adventist ka, pero pagdating ng handaan, nakikikain ka rin doon sa baboy. Mm-hmm. May magandang relasyon ka. Tapos tumitingin-tingin, baka walang marami nakakita na pastor kapatiran. Oo, kaya nakabili, tapos pinitik yung baboy, kinain yung pansit. Oo. Hindi kaya ay humba, hinihigop lang yung sabaw. Oo. Nang humba na baboy. Itinapon yung laman ng baboy, hinihigop yung sabaw. Oo. Tapos hindi nakatiis, kinuha yung buto, sinipsip ang ano. Halimbawa, sa isang Kristiyano, nasa tunay to na reliyon, ha? Oo. Tunay na reliyon. Eh, ang aral ng Biblia ay magbigay ka ng ikapo. Aral yan eh. Mm-hmm. Tapos ikaw eh, hindi nagbabalik ng ikapo. Nagnakaw ka. Tama. Hindi magandang relasyon yun. Oo. So, ang ibig sabihin namin, kahit na nasa tunay kang reliyon, basta? Kung ikaw naman ay manlalabag sa doktrina ng tunay na reliyon, ay wala kang magandang relasyon. Ayun. Yun pa rin ang poste natin, yung talata binamit ko pa sa Jomel eh. Opo. Ang may magandang relasyon, kay Kristo. Kay Kristo mm-hmm. nananatili sa aral ni Kristo. Correct. Oh, kaya kung hindi ka manatili sa aral ni Kristo, wala kang magandang relasyon. Okay. Kahit na sa tunay kang reliyon. Ayan. Okay, balikan naman natin. Paano naman kung ikaw ay wala sa tunay na reliyon? Mm-hmm. Opposite naman ito. Opo. Pero nagsasabi kang basta meron kang magandang relasyon. Pwede ba 'yun? Hindi rin. Hindi rin. Bakit? Mm-hmm. Kung ang iyong reliyon ay mali, mali din ang iyong relasyon. Eh, yun na yan. Bakit? Kasi mali yung aral na sinusunod eh. Natural, apektado ka. Correct. Mm-hmm. It will be, kumbaga, in vain. Walang kabuluhan. Mm-hmm. Bakit? Sapagkat, kahit sabihin mo, ay tamang relasyon ko sa Panginoon, iangwi ka ng ating Panginoong Jesucristo, nagpipraise the Lord ka. Oo, oh, yun na nga. Oh, di ba? Iginagalang mo ang Panginoon sa iyong mga labi, pero ang puso mo, malayo sa Diyos. Yun. Bakit malayo? Itinatakwil mo yung utos eh. Oh. Yung doktrina, yung teaching, yun yung nagpapakita na tama ang relihiyon mo. Napapakita na dalisay ang relihiyon mo. So, hindi pala po pwede yung nasa tunay kang relihiyon. Ngunit, hindi ka na natili sa aral, hindi ka rin magandang relasyon. Opo. Walang relasyon sa Diyos. Opo. Eh, yung mali ang relasyon. Maling relihiyon. Pero nagsasabing tunay ang relasyon niya sa Panginoon, hindi pa rin tunay na relasyon yun. Bakit? Eh, siyempre, apektado siya sa kanyang buhay dun sa aral na mali na kanyang pinanghahawakan mm-hmm. na kung saan siya nabubuhay. Alibawa nga, kung mo hindi tunay na relihiyon, hindi tunay na aral, mm-hmm. hindi tunay ang buhay niya sa Panginoon. Halimbawa, Linggo sinamba mo. Opo. Linggo ka sumamba. Hindi naman utos ng Diyos yan. Sira yung relasyon mo sa Diyos. Ang inutos na ipangilin Sabado, ang pinangilin mo yung Linggo, ay sira ang relasyon mo sa Diyos. Ayun. Yan sabi ng Biblia, huwag kang gagawa ng sambahin ribulto. Mm-hmm. May relasyon ka ikaw sa Panginoon, pero mananamba ka ng ribulto, sira ang relasyon mo. Opo. Oh, eh nung, opo. Ganun yun, ganun pa simple. So may kinalaman ang relasyon mo sa Panginoon sa aral. Mm-hmm. At yung aral may malaking relasyon sa relihiyon. Okay. Magkakaugnay eh. Kaya nga kapatid na Jerry, kaya nga sa Revelation 14:12, maganda yung pagkasabi. Meron ka ng pananampalataya kay Jesus o na Jesus, ay meron ka pang pagsunod sa utos. Yes. Ang tawag doon, mga saints, mga banal, kapatid na Jerry. Yung 14:12 ng aklat ng Apokalipsis, lagay nga natin yan sa screen. Yan, bigyan natin ng pansin. Mga banal yan, may magandang relasyon sa Diyos yan eh. Mm-hmm. Tingnan natin ha, 14:12 ng Apokalipsis. Oh, kalagay po yung ganito. Narito ang pagtiyaga ng mga banal. Mga banal, automatic, wala tayong duda dyan. May sino yung mga banal na yun? May magandang relasyon sa Kristo kay sa Diyos yan. Opo, banal eh. Oo, na mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Ayun, pag may pananampalataya kay Jesus, merong tamang pagsunod. Tama, kasi yung pagsunod mo sa kay Jesus,
resulta yan ng iyong mabuting pananampalataya. Tama. Dahil sabi ng Biblia, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Opo. Ang pananampalatayang walang gawa ay baog sa kanyang sarili. Tama. Santiago 2, ang linaw din eh. Opo. Diba? Kaya sa pamamagitan ng magagawa, ang sabi sa Santiago 2, lagay nga natin sa screen. Kapitulo 2, versikulo 20. Umpisa natin sa 17, anak. Mm-hmm. Tingnan natin. Tingnan natin kung may kinalaman dyan. Gayun din naman, ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Versikulo 22. Versikulo 22 na lang. At saka 24. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. 24. Napakaganda, ano? Nakikita ninyo. Yan ang concluding statement ng talata ng Biblia. Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gawa ay inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Yun. Malinaw pa sa kristal yan, yung katotohanan yan. Opo. Hindi mo po pwede sabihin yung basta may faith ka lang kay Lord, hallelujah. Pero labagista ka sa mga doktrina ng Biblia, eh walang kwenta. Oho. Dahil baog yung pananampalataya mo, patay ang pananampalataya mo. Hindi magandang relasyon mo sa Panginoon. So mali, kapatid na Jerry, pagka sinabi nila, ay, lagi kami tumatawag sa Lord eh. Lagi kami nagpipray kay Lord. Maganda sana yan kung mayroong resulta or prueba. Mm-hmm. Ano ang prueba? Unang Juan 2, 3 at 4. Ay, maganda yan, ha? Ayan. Pakinggan natin. Unang Juan 2, 3 at 4. Tingnan natin kung pwede bang sabihin ng tao na siya ay may kinikilala niya si Lord. Tingnan niya, ha? Ito, napakalinaw pa ito sa kristal, itong katotohanan ito. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala. Kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ayun. Bakit? At ang nagsasabing nakikilala ko siya, hindi ba ganyan ang sinasabi ng mga evangelical, ng mga born again? Opo. Nakikilala namin si Lord at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling. At siya na po, masakit na bahagi yan. Pero yan ang nakasulat eh. Oho. At ang katotohanan ay wala sa kanya. Alam mo ba kapatid na Jerry, kapag ang isang tao nagsasabing kilala niya ang Diyos. At yun naman ang sinasabi ng maraming Kristiyano ngayon. Opo, ngunit hindi sumusunod ang kanyang mga utos. May binabanggit pa. Sinungaling, sabi sa binasa. Oo, una dyan, sinungaling. Mm-hmm. Ito, mayroon pa. Mayroon pa. Opo, Tito 1.16. 1.16 ng Tito. Sila'y nagpapanggap na nakilala nila ang Diyos. Uy, nagpapanggap lang pala. Opo, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Ay nako, sapul. Palibhasa'y malulupit, mga masuway, alaka, at mga itinatakwil sa bawat gawang mabuti. Patay. Ganda nung talata. Magkaugnay. So, anong tawag? Nagpapanggap lang. Mga suwail, mga masuwain, napakatindi. At itinatakwil ang mabubuting gawa. Nako po, mga evangelical kong mga kaibigan, ano po na pinanggalingan namin ni Sister Teresa? Mga kapatid, gusto namin din naman kayong magkaroon ng magandang relasyon sa Panginoon na hindi lamang sa bibig. Dahil ang kaligtasan, magandang relasyon. Pero paano tayo magkaroon ng magandang relasyon kung wala tayo sa tamang aral? Kumbaga, wala tayo sa tamang hulog ng katotohanan. Opo. Wala sa tamang linyada. Kumbaga, tabingi. Pastor Jomel, tabingi eh. Parang lasing. Oo, tabingi eh. Biro mo sasabihin mong meron kang tamang relasyon, tabingi naman yung iyong buhay. Hindi. Kailangan, ang tamang relasyon kay Kristo, nakalinyada sa katuwiran ng Biblia. Ang may tamang relasyon kay Kristo, nakalinyada sa tamang aral ng Biblia. Dahil yun, binasa mo sa New Living Translation eh. Tama. Ulitin mo nga ulit. Napakaganda. Gusto ko na ulitin lang natin ulit para hindi tayo mawala. Ito yung pinaka-key text natin, kapatid na Jerry. Ha? Ulitin mo nga ulit sa New Living. New Living Translation, I see ka John, chapter 1, verse 9. Anyone who wanders away from this teaching has no relationship with God. Yun. But anyone who remains in the teaching of Christ has a relationship with both the Father and the Son. Ang ganda talaga ng talata na ito. Apakaganda ng talata. Mga kapatid, ano, sa dami namin pinaksa when it comes to relationship and salvation, mas malinaw itong ating pinaksa ngayon. Mas higit. Bagama tayo sa kapitulo versikulo, lahat naman ng tinatopic natin, binibigyan talaga natin ng linaw. Opo. Pero dito sa ating pinag-aaralang religion and relation, kung may kinalaman sa salvation, napakalinaw sa sikat ng araw pa. Tama. Sa kristal, mas malinaw, mas higit na malinaw. Bakit? Salita ng Diyos ang nagsasalita eh. Opo. Ewan ko lang kung kukontrahin pa ninyo yan. Na ang may mabuting relasyon sa Panginoon, meron siyang pananatili sa aral, sa dalisay na teachings. At ang teachings,
galing yan sa tunay na iglesia. Opo. Kaya may kinalaman ang iglesia sa teachings. Kaya kung alamin natin, dahil ito ha, tingnan nyo, may domino effect. Ang tunay na teaching, makikita mo sa tunay na iglesia. At kapag mayroon kang tunay na iglesia at tunay na teaching, may maganda kang relasyon. Sa kay Kristo. Sa kay Kristo. Ang ganda. Oh. At alam po ba ninyo, kapatid na Jerry, na ang Panginoong Hesukristo, nagbigay siya ng halimbawa para sundin natin ang yapak niya. Yeah. At bago niya pinasinasabi yon, pinapag-iingat muna niya tayo para huwag mailigaw tayo sa kanino man. Mm. Pakinggan muna natin ito. Kapitulo 24, versikulo 3 at 4. Yeah, mga Biblia na yun. 4 at 5. Oo. Mm. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw nino man. Verse 5, sapagkat marami ang magsisipa rito sa aking pangalan na nangagsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Ang daming pupunta, kapatid na Jerry. Mm-hmm. Magpapanggap na sila ang Kristo, magpapanggap ng turo, pero ang turo ay malayo sa Diyos. Kaya ang wika ng ating Panginoong Kristo, pinapag-ingat tayo. Ang sabi niya, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sino man. At para makasiguro ang ating Panginoong Kristo na huwag mailigaw ng sino man ang kanyang mga anak, ay nag-iwan siya ng halimbawa, kapatid na Jerry. Mm. Unang Pedro, kapitulo 2, versikulo 21. Mm-hmm. 2:21 ng Unang Pedro. Ganito po ang mababasa natin, Pastor Jomel. Sapagkat sa ganitong bagay, kayo'y tinawag. Ay, napakaganda, tinawag. Mm-hmm. Mm-hmm. Sapagkat si Kristo man ay nagbata o nagdusa dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Mm-hmm. Ang ganda nung pinakita nung talata. Nag-iwan ng halimbawa ang Panginoong Kristo para sumunod tayo sa kanyang mga hakbang, kapatid na Jerry. So, ang Panginoong Kristo, sinisiguro niya sa pamagitan ng kanyang mga paalala. Kaya tayo ay binigyan niya ng halimbawa para sumunod tayo sa kanyang hakbang. At bago niya ibinigay yan, ay siya muna nagbigay ng warning o paalala sa atin. Pinag-iingat tayo na huwag mailigaw ng sino man, kapatid na Jerry. Iyan po ang napaka-importante sa lahat. Napakalinaw, mga kapatid. Ano po? Ako po, evangelical ako dati. Opo. Kaya ako po sinasabi ito sa inyo, mga evangelical, dahil yan ang ating paniniwala. Mm-hmm. Lihis sa sinasabi ng Biblia. Opo. Ngayon, kung yan ang ating pa rin paninindigan, ay nasa sa atin na yon. Mm-hmm. Hindi nyo matututulan ang liwanag ng mga talata ng Biblia eh. Nagliliwanag at kumikinang ang katotohanan. Hindi mo pwedeng sipain yan. Ngayon, since na may malaking kinalaman ang relihiyon, pag sinabi nating relihiyon, yung tunay na sekta. Opo. Yung tunay na iglesia. Yung tunay na samahan. Mm-hmm. Kasi yun ang tunay na Christian religion. Opo. Kasi sulad nga na sinasabi namin kanina, within the Christian religion, binubuo ng maraming sekta. Opo. At syempre, dyan sa ilalim ng mga sekta, maraming peke dyan. Kaya alamin natin yung tunay na sekta sa tamang relihiyon. Correct. Dahil yun ay may dalang tunay na teaching. At pag may tunay na teaching, may tamang relation. Yun. Ganun po magkakaugnay. Huwag kayong mawala sa formula. Hindi yan magkahiwalay. Hindi magkahiwalay. Yung religion at yung relation, hindi magkahiwalay. Correct. Magkaugnay. Correct. Ang tunay na relasyon, may tunay na teachings. Opo. At ang may tunay na teachings, galing sa tunay na relihiyon. Opo. At pagka mayroon ka ng ganon, makasisiguro ka sa iyong salvation sapagkat mayroon kang tamang relasyon sa kay Kristo. Eksakto. Tumpak ang linaw niyan. Huwag kayong mawala dyan sa ating pong linyada. Mm-hmm. Dahil ang linaw niya na sinasabi ng Biblia. Ngayon, paano natin matukoy ang tunay na sekta sa tunay na relihiyon? Maganda yung kapatid na Jerry. Kasi yun ang ating pinag-uusapan eh. Mm-hmm. Tunay at dalisay na aral para magkaroon ka ng mabuting relasyon kay Kristo. Di ba yun ang sinabi? Yun pa rin ang postin natin, yung binasa mo eh. Opo. Sa New Living Translation. Paano makikilala ang tunay na sekta sa tunay na relihiyon? Opo. Upang magkaroon tayo ng tunay na aral. Para magkaroon tayo ng tunay na relasyon. May kakaugnay yan. Pastor Jomel, paano malalaman? Una, ay
ang Panginoong Hesukristo ang nagtayo, kapatid na Jerry. Uh-huh. At nung itinayo niya, ang unang tawag sa mga apostol, mga Kristiyano. Mm-hmm. At pag sinabi mga Kristiyano, mga tagasunod ni Kristo. Mm-hmm. Sa Greek word niyan, ay yung mga disipulo, sa Greek word ay mathetes. Ibig sabihin, tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. At paano makilala? Makilala yan sapagkat sumusunod sa aral ng ating Panginoong Hesukristo, mm-hmm. kapatid na Jerry. Mm-hmm. Kaya nga, yung ating pangalan, mayroong identification eh. Mm-hmm. Yung pangalan ng ating church, mayroong identity. Yeah. Ano yung identity na yon? Dalawa ang identity na mabibigat ito na identity. Mm-hmm. Una, Sabbath keeper. Nung yung seventh day ha, mm. hindi yung first day. Ah, hindi. Kasi mayroong Sabbath sila na first day. Ay, mali. Mayroon din namang eighth day. Ay, lalong mali. Mayroon naman silang Sabbath na may tinig. Lalong mali. At mayroon silang Sabbath si Kristo. Malong mali. At mayroon pa isa. Opo. Araw-araw Sabbath. Oh, ang dami. Alin ba ang tama dyan, kapatid na Jerry? Parehong mali. Opo. So, ang tama doon, dahil mali yung mga binanggit natin, ang tama doon na Sabbath, yung ikapito. Seventh day, ikapitong araw. Dahil yung sinasabi ng Biblia. Opo. At hindi lang nangingili ng araw ng Sabbath na kung saan ito ay tanda ng Diyos sa kanyang bayan. Mm-hmm. Eh, kagandahan kasi nitong meron kang tunay na Sabbath. Mm-hmm. Kasi meron kang tunay na Diyos na nagbigay nito eh. Correct. At pag meron kang tunay na Diyos na nagbigay ng Sabbath, ay binigyan naman niya ito ng tanda para sa kanyang bayan. Yeah. Napakaganda. Linaw yan eh. At habang naghihintay ka at natandaan ka dahil may tatakan ng Diyos, ay naghihintay ka naman sa kanyang muling pagparito ng ating Panginoong Kristo. Alam mo ba yung ginagamit natin dyan ni Ezekiel 20:20-12? Mm-hmm. Tingnan mo sa New Living Translation. Subukan lang natin. Opo, tingnan natin. Na, I don't na exactly recall. Mm-hmm. Pero ang salin dyan may magandang relasyon eh. Tingnan natin na. Mm-hmm. Basahin mo natin sa lumang matandang Biblia yung 20 versikulo 12 at versikulo 20 ng Ezekiel. Ezekiel, kapitulo 20, versikulo 12 at saka versikulo 20. Hindi ko lang matandaan pa sir kung anong salin ng Biblia. Pero ginamit ko yan sa aking pakikipagdebate noon eh. Mm-hmm. Ito po ang mating mababasa. Bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Versikulo 20. At inyong ipangilin ang aking mga Sabat at mga magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Napansin po ninyo na yung Sabat ay may malaking kinalaman sa ating Panginoong Diyos at sa kanyang bayan. Ngayon, kung ikaw ay mayroong magandang relasyon sa ating Panginoon, kikilalanin ka niya na sariling kanya. Hindi ba? Yung binasa natin kanina, mm-hmm. ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi naman sumusunod sa kanya mga utos, sinungaling. Hindi ba yung Sabat ay isa sa mga utos ng Diyos? So meaning kapag nilabag natin yung utos ng Diyos, kasama dyan, isa dyan ang Sabat, mm-hmm. ay magiging sinungaling tayo. Opo. Hindi magiging maganda ang relasyon mo sa Panginoon Diyos. Hindi kanya kikilalaning kanyang anak, mm-hmm. kanyang bayan. Opo. Nakita mo na sa... Mayroong binanggit kapatid yeah, na Jerry yeah. sa contemporary English version. Ayun na nga. Sige nga, Opo. Pastor. Ang sabi na nga mm-hmm. ng Diyos, mm-hmm. and I commanded them to respect... Chapter 20, verse 12. Opo. I commanded them to respect the Sabbath as a way of showing that they were holy and belong to me. Yun ang maganda. Ang sabi belong dyan, inutusan ko silang kanilang ipangilin ang Sabbath. Mm-hmm. Ito'y pagpapakita na sila'y banal at sila'y akin. Yun. Ang ganda. Sa verse 20 daw. Sa verse 20. Mm-hmm. Ilagay natin sa verse 20 at nang mapakita natin ang napakagandang talata. Okay. Verse 20, ang sabi ganito, I told them to respect my Sabbath to show that they were my people yun. And that I was the Lord their God. Ang ganda. Ang sabi niyan, ay sinabihan ko silang ipangilin ang Sabbath para ang sabi magpapakita na sila ay aking mga tao, mm-hmm. aking bayan. At ako yung kanilang Diyos. Napakaganda. Napakaganda. Kapatid Kaya hindi nawawala pa rin tayo sa ating paksa na relasyon. Mm-hmm. Religion. Opo. Ulitin-ulit natin para hindi kayo mawala. Ang may tamang relasyon ay doon na nanatili sa tamang teaching. Opo. Ang may tamang teachings, merong tamang relation sa Panginoon. Mm-hmm. Dahil ang relation, nakakaapekto sa teaching. Correct. Ngayon, kung mali ang teaching, mali ang relasyon. Ay, kung mali ang relasyon, mali yung religion mo. Correct. Ang relation, ang iyong relation
nakasalalay sa iyong teaching na tanggap. Ngayon, yung teaching na tinanggap mo, nakasalalay din sa relihiyon na kinalalagyan mo. Opo. Kung mali ang turo ng relihiyon mo, mali yung relasyon mo sa Diyos. Paano nangyari yun ulit? Kung ang iyong relihiyon nagturo na pwede kang sumamba sa ribulto, teaching, mali ang relasyon mo sa Diyos. Kahit mga evangelical, sasangayon dyan eh. Pero ang hindi nila sinasangayunan, kung manlalabag ka sa araw ng Sabat, sira ang relasyon mo sa Diyos. Kasi nga, hindi kalooban ng Diyos yung sinunod mo, yung Marcos 7 na binasa natin. Kaya napakalinaw ho niyan, mga kapatid, ako po galing ako dyan sa evangelical Christian belief na ganyan eh. Opo. Hindi talaga tatama sa Biblia eh. Oo. Hindi talaga tatama sa Biblia yung relasyon mo lang ang kailangan. Hindi na kailangan yung teachings. Sablay talaga. Oo. Sa Bisaya pa, dyan na sa tudling. Wala talaga sa linyada ng kasulatan yan. Opo. Wala talaga. Lihis talaga yan sa Biblia. Eh, napakalayo. Kasi, ang nangyari kasi, kapatid na Jerry, lagi nilang binabasihan ang Efeso 2:8 at 9 na pag mayroong kang biyaya, eh meron ka na magandang relasyon. Kaya hindi ka na dapat sumunod sa utos, kapatid na Jerry. Mali. Ano ang masasabi mo? Maling-mali. Eh bakit maling-mali? Ay kasi nga, yung utos kasi nagtuturo ng relasyon mo sa Diyos at relasyon mo sa kapwa mo. Kapag ba ikaw ay nakatanggap na ng biyaya dahil ang Panginoong Jesus ay namatay para sa iyo, lalabag ka na ba sa utos dahil meron ka ng grasya o biyaya? Mali, hindi pwedeng mangyari yun. Magkaroon ba ng mabubuting gawa kapag ikay lumalabag sa utos? Hindi pwede yun. Katulad halimbawa ng mababasa natin sa sinabi ni Pablo, 3:31 ng Aklat ng Roma. Tingnan natin. Pagkatapos basahin mo yung isang talata pa, Pastor. Sinabi rito ni Pablo, 3:31 ng Aklat ng Roma. Ito po ang ating mababasa. 3:31 sa anak-anak. Chapter 3, verse 31 ng Roma. Okay, ganito po ang ating mababasa sa banal na kasulatan. Nagluko na naman yata yung ating computer. Ayan. Niwawalan kaya nating kabuluhan ng kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag na wang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ng kautusan. Pag sinabi mo pinagtitibay, nilalabag ba? Ay hindi, pinagtitibay yan para sundin. Ayun, hindi para labagin. Hindi para labagin. Narinig ko sa debate mo yan. Ayun sa mga debate natin na sinasabi, hindi pinagtitibay para labagin, kundi pinagtitibay para sundin. At yung niliwanag natin kanina, kahit nasabihin mong nakikilala mo si Kristo, pero sinusuway mo ang kanyang mga utos, sinungaling. Correct. At wala ang katotohanan sa iyo. Pag sinabing sinungaling, dahil kinikilala ang Panginoong Diyos, hindi sumunod sa utos, ang sabi, itinakwil. At kapag ka itinakwil, wala kang magandang relasyon sa Diyos. Opo. Ang tawag ni Apostol Pablo, nagpapanggap. Yun ang linaw eh. O, yun, nagpapanggap, di ba? 1:16 ng Tito, sila'y nagpapanggap, nakilala nila ang Diyos. Iyan ang sinasabi. Pero yung mabubuting gawa, itinatakwil nila. Iyan ang sinasabi nating delikado. Eh, bakit itinatakwil ang gawa? Dahil lang sabi nila, pag mayroon ka ng biyaya, hindi ka na kailangan sumunod sa utos dahil niligtas ka. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, inihanda yung mabubuting gawa pagkatapos na ikay maligtas sa biyaya. Dos Gs ng Efeso. Ang ganda. Hindi nila matuloy-tuloy yung pagbasa dahil babalik sa kanila. Pakinggan ninyo. Efeso 2:10. O, ang pakinggan yan. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ang ganda. Ang sabi dyan, mabubuting gawa. Kapag ba nilabag natin ang utos ng Diyos, mabuti ba yun, kapatid na Jerry? Masamang gawa yun. Masama. Hindi mabuti. Eh kung masama, hindi masama din ang relasyon. Correct. Wala kang magandang relasyon sa Panginoon. Ang tawag nga sa'yo ng Biblia, sinungaling. Opo. Kahit kilalanin mo pa si Kristo bilang magpaka-Lord-Lord ka, hallelujah, amen, praise the Lord, hallelujah, amen, hallelujah. Kung malabagin ka sa utos, walang kwenta yung hallelujah mo. Halimbawa, nag-hallelujah, ano? Biblia, eh. Nag-hallelujah ng araw ng Linggo. Ako lalong pero sabi. Pero utos ay Sabado. Now, hindi ho kami manghatol. Ang hatol namin, yung nakasulat sa Biblia. Example lang ito eh. Oo. Na may katotohanan. At yan ang realidad eh. Opo. Dahil ang mga evangelical, yung mga pinanggalingan kong samahan dati, yan ang aming paniniwala eh. Basta ikaw ay may Lord, hallelujah, amen, praise the Lord, hallelujah.
Pagkatapos ay sinisigaw namin na talagang kay Kristo lamang tayo, mga kapatid. Hallelujah! Salamat sa Panginoon. Ay kahit na magtatampisaw ka pa dyan, ang hallelujah mo. Pagkatapos mag-hallelujah, ay humba ang ulam. Ay naku, magiging walang kwenta. Sabi ng Biblia, ikaw ay sinungaling. Oo. Nagpapanggap niya. Nagpapanggap. Magandang termino ni Apostol Pablo. Ulitin mo nga ulit. Ay, at Tito 1:16. Ito, ulitin natin ulit. Ano? Oh, Tito 1:16. Paborito ko itong talata na ito eh. Napakalinaw nito, mga kapatid kong evangelical. Natin. Lalo na Tito 1:16. Lalo na si Tatay na kukurap-kurap. Si Tatay. Si Tatang, oo. Tapos may tutuwid din tayo, si Tatay at saka si Totoy. Opo, dalawa yun eh. Inaabangan niya ng ating mga manonood eh. Ang wika ni Apostol Pablo, ang tawag doon sa mga tao na sinabi kilala si Kristo, hindi sumusunod dahil biyaya lang, sabi ni Apostol Pablo, sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, palibhasay mga malulupit, mga masuwayin, at mga itinatakwil sa bawat gawang mabubuti. Ang linaw ng talatang yan. Ganda. Isa-isa, no? Ulitin natin na. Nakalagay. Balik natin yung screen. Ang sabi dyan, ang tawag sa kanila, mga panggap. Bakit? Ikinakaila nila. Saan? Sa kanilang mga gawa. Bakit? Sapagkat sila'y malulupit. At? Masuwayin. Saan? Sa 10 utos. Ay, natural. Masuwayin. Ay, itinatakwil nila mga gawang mabubuti. Ayun. Mabuti ba ang sumuway sa 10 utos? Hindi mabuti yun. Oo. Ang mabuti, sumunod. Correct. Ito yan ay relasyon mo sa Diyos at sa kapwa. Mm-hmm. Ngayon, 10 utos, 2 tapis na bato eh. Mm-hmm. Pwede naman sanang gawin ng Diyos na isahang tapis na bato lang eh. Opo. Bakit pinaghiwalay ng Diyos? Kasi yung unang tapyas, nagtuturo ng mabuting relasyon mo sa Diyos eh. Yung ikalawa? Relasyon mo sa kapwa eh. Eh kung ang susundin mo lang yung relasyon mo sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, sinungaling ka din, paano mo mamahalin ang Diyos mo kung hindi mo mamahalin ang kapwa mo? Tama. Eh kung ang kapwa lang ang susundin? Ay, hindi rin po pwede di. Ang dami mga hintil sumusunod sa pag-ibig sa kapwa, pero walang pag-ibig sa Diyos. Ayun. Hindi pwedeng maghiwala yan. So dapat magkasama? Magkasama yan, kaya 10 utos ng Diyos yan eh. Pundasyon niya ng katotohanan eh. So yung relihiyon, yung turo-turo, at yung relasyon kay Kristo, magkaiba ba yun o magkaugnay? Magkaugnay yun. Ayun. Magkaugnay. Dahil ang sabi sa binasa mo, pustihan nga natin, paulit-ulitin natin yun. Ulitin yung natin. New maganda. Living Translation ulit na binanggit mo. Opo. Sige nga maganda nga, Tagalogin na lang natin. Oh, no? Englishin mo muna, baka sabihin nila eh, maganda. May dinuktor tayo diyang version. Sige nga. Ang sabi ganito, anyone who wanders away from this teaching has no relationship with God. Yan, diretso mo pa. Tapos Tagalog but mo na. But anyone who remains in the teachings of Christ has a relationship with both the Father and the Son. Ang linaw pa sa kristal yan eh. Oho. At Tagalogin mo. Ang sino man na lumalayo sa aral ay walang relasyon sa Diyos. May kinalaman sa aral ang mabuting relasyon sa aral eh, teaching. Sa ibang salin, doktrina. Doktrina. Opo. Pero ang kadugtong, ngunit ang sinuman na nananatili sa mga aral ni Kristo ay merong relasyon sa Ama at sa Anak. Maganda. Ulitin natin ulit ang formula para hindi sila malito. Opo. At mawala. Uulit-ulitin natin para magliliwanag na parang kristal ang katotohanan. Correct. Tingnan natin ho. Ang may mabuting relasyon sa Diyos ay nananatili sa aral ni Kristo sa teaching. Tama. At ang may aral ni Kristo ay galing sa may mabuting at tamang relihiyon. Ayun. So ang tamang relihiyon may aral na dalisay ni Kristo. Opo. At pag mayroong aral na dalisay, meron kang mabuting relasyon sa Panginoon. Ayun. Yun po. Sapagkat ang mali ang relihiyon, mali ang relasyon mo. Bakit mali ang relasyon? Mali ang iyong susundan eh. Ay, mali ang aral. Mali ang aral. Mali ang sinusundang aral. Sa Bisaya pa, nawala sa tudling. Nawa sa tudling. O niya, mawa sa tudling, nabaliko. Balikto. Baliko. Baliko na. Bisag kung saan na magtuwid. Baliko. Bisag kung saan na magdiridso. Mabaliko. Mabaliko. Bakit? Kasi ang Diyos nandun. Sabi ni Apostol Pablo, tumingin ang diridso sa Panginoong Hesus. Itumingin doon sa mga kung saan-saan. Oh, pumunta doon siya, nagsimba sa Diyos-Diyosan, nangili ng linggo. Oho. Ah, wala ka. Nakarating ba? Hindi. Ah, hindi nakarating. Baliko eh. Bawog ba? Oo, nabawog. Bawog. Hindi, wala lang. Hindi matuwid. Eh, hindi magandang relasyon mo sa Panginoon. Ngayon, di ba sabi ni Kristo teaching ulit, na may kinalaman sa aral. Opo. Balikan ko ulit para matumbok nyo kung kanino kayong samahan sasama. So, maganda kasi ulit-ulitin para ma-hit nila kung anong pinakaponto at diretso ng ating pinag-aaralan sa umagang ito, kapatid na Jerry. Di ba napansin ninyo na ang batayan ng magandang relasyon ay may magandang teaching, may dalisay na teaching. Yung binasa ni Pastor,
ano yung teaching may kinalaman sa doktrina. Balik natin ulit. 7:17. Ulitin lang natin. Sa English. Sa English. King James natin Version. Sa King James Version ng Juan. 7:17. Tapos, bibingguhin na natin kung saan sila pupunta. 7:17. Sabi dyan, ng dyan, if any man will do his will, he shall know of the doctrine whether it be of God or whether I speak of myself. So yung teaching ni Christ may kinalaman sa doctrine. Maraming mga tao, masakit sa tainga nila ang doctrine. Basta may relasyon ka sa Panginoon, maayos na yan. Walang doktrina sa amin. Mali! Dahil sabi ni Kristo, kailangang makilala mo yung doktrina. At yung doktrina galing sa Biblia? Galing sa Biblia, at yun ang magiging batayan mo, tudling mo, linyada mo para magkaroon ka ng magandang relasyon. At yung magandang relasyon, nakasalalay sa magandang tudling ng doktrina, at ang doktrina nanggagaling sa tamang relihiyon. Opo. Ngayon, kung mali relihiyon mo, mali doktrina mo. Opo. Kung mali doktrina mo, mali buhay mo. Maling-mali ang relasyon mo sa Panginoon. Anong sample? Kung ang doktrina ng simbahan mo, pwede kang sumamba sa larawan, sira ang relasyon mo. Opo. Kung doktrina ng simbahan mo ay pwede kang mangilin ka ng hindi Sabado, Linggo ka, sira ang linyada ng relasyon mo sa Panginoon. Opo. Kaya ngayon, alamin natin, ano yung doktrina na dapat makilala ng mga naghahanap ng katotohanan para mapabuti yung relasyon nila sa Panginoon? Opo. Una, basahin muna natin yung ikalawang Timoteo, kapatid na Jerry. Sige nga. Para makita nila na yung doktrina natin nasa Biblia. Opo. Ikalawang Timoteo 3:16-17 sa English. Ang sabi diyan, all scripture is given by inspiration of God. Yun. And is profitable for doctrine. Andun na naman yung for doctrine. For reproof. Yeah. Ay, nandyan, paulit-ulit. Yeah. For correction. Yeah. For instruction in righteousness. Yun. Bakit? That the man of God may be perfect through fairness unto all good works. Andyan na naman. So, hindi ho masakit dapat sa tinga yung doktrina. Ay, dapat maganda sa paningin, sa panindinig. Oo, maraming mga tao, pag sinabing doktrina, ang sakit sa tinga. Hindi po. Kung masakit sa tinga yung salitang doktrina, hindi pala masaya, masarap ang Biblia sa inyo. Dahil Biblia nagsasabi eh. Opo. Doktrina na sa Biblia eh. Doktrina kailangan sa mabuting relasyon eh. Opo. At yung mabuting relasyon, nakasalalay sa mabuting doktrina, at ang mabuting doktrina, nakasalalay sa tunay na relihiyon. Tama. Para magkaroon ka ng mabuting relasyon. Yun. Ngayon, ano yung tunay na doktrina? Aral. Maganda yun, ha? Ano po? Tunay na doktrina. Ano yung itinuturo na tama? Yan. Yoho. Turo ni Kristo na tama. Hanapin natin itong turo na ito or doktrina. 44 ng Ezekiel, versikulo 23 at 24. Yun. Bullseye. Tingnan natin ha kung ano yan. Madali na natin makita. Ito po. At kanilang ituturo. Eh di turo. Saan ituturo? Sa aking bayan. Ang alin? Ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan. Una yan ha? Una. Mm-hmm. At ipakikilala nila sa kanila ang marumi at malinis. Ikalawa. Ikalawa. Mm-hmm. At sa pagtatalo ay magsitayo sila upang magsihatol. Ibig magandang hatol. Oo, ayon sa aking mga katulan ay kanilang hahatulan. Opo. At kanilang iingatan ang aking mga kautusan. Ayan. Yung ating tinalakay. Opo. At ang aking mga palatuntunan sa lahat kong takdang kapistahan. At kanilang ipangingilin ang aking mga sabat. Ang liwanag. Ambot na lang kung di pa na ninyo makita kung saan yung relihiyong yan. Maliwanag pa yan. Sa sikat ng araw, buwan at mga bituin. Na hindi na kailangan na very self-explanatory verses from the Bible. Hanapin ninyo ang aral na nagsasabat. At saka sabi doon, ituturo sa aking bayan, sabi bayan ng Diyos. Bayan ng Diyos yan eh. Sa makatuwid, yung ganong turo, nasa tunay na bayan ng Diyos. At yung tunay na bayan ng Diyos, may dalisay na aral, yun yung aral. Opo. Kapag at, sinunod mo yan, at may, meron kang aral na dalisay, meron kang mabuting relasyon. Kanino? Sa Diyos. Ayan. Ayan po. At hindi lang sa Diyos. Sa kapwa mo rin. Correct. Ayan. Oo, kaya ganda, po, no? Alam nyo kung saan yan? Dito lang yan. Sa 7 eh, wala nang iba. Wala na. Wala nang iba. Saan kayo nakakita nagtuturo ng may marumi at malinis na dapat mong kilalanin. Ito lang yon. Lahat ng mga tao ngayong nagre-reliyon tatako sa lahat daw nilinis na. Pati daw lahat daw malinis. Pati daw pati panike eh. Kaya nangyari tayo ng COVID. Pati daga eh. Oh, pati daga eh. 'Di ba? Nangyari. Nalalaman mo yung debate ko? Yung doon sa perbikutan. Ang sabi niya, malinis na pati daga. Nakupo. Sabi ko kumakain ka ba ng daga? Ay hindi. Bakit? Ay iwan ko lang. Oh, 'di ba? Nahuli na eh. Oh, I think kasi ganoon. Sabi niya si Mrs. ko, kumakain.
Eh, narinig nung misis. Sabi nung misis, hindi rin ako kumakain, ha? Oo, diba? Mahirap banggain ang katotohanan. Ayun, ano pa? Nagpapatuturo ng pagkakaiba ng banal at karaniwan. Dito lang yan. Oo, dito. Binibigyan natin distinction yung holy at unholy. Opo. Sa kanila, lahat pare-parehas. Wala, pare-parehas. Common, pare-parehas yan. Walang banal. Walang banal. Isa Diyos. Pare-parehas lang yan. Sa Diyos, meron. Isa kanyang iglesia. Meron din. Meron pagkakaiba. Oo. Pati yung pagsunod sa kautusan. Meron din ba? Meron. Binasa natin. Sa kanila ba? Sumusunod ba? Hindi. Yung Siyam, tinanggap. Yung isa, nilabag. Nilabag. Pero ang ating definition ng Biblia, 10 minus 1, 0. Opo. Eh, yung sa kanila, 10 minus 1? 10 minus 1, 9. Oh, papasa ba yung 10 minus 1, 9 sa kanila doon sa Diyos na 10 minus 1, 0? Ah, wala. Bagsak. Oh, bagsak. So, yung 9 nila, naging 0 sa Diyos? 0. Ayan. 0. Ang linaw nito mga talatang ito. Ewan ko na lang mga kapatid kung saan tayo pupulutin kung atin po itong lalabanan. Itong mga sa Bisaya, paghihilamusa naman magtekstuan eh. Paiwan ko lang kung paano ninyo yan lalabanan yung napakaliwanag na presentasyon ng katotohanan sa Biblia. Opo. Ngayon, puntahan pa natin, nangingili ng araw ng Sabat. Yan, yun yung last. Yun yun. May relasyon talaga sa Panginoon. Ito po ang hanapin ninyo. Mm-hmm. At ito ang nakita ko. Nakita namin. Gusto rin namin makita ninyo. Amen. Gusto ninyo magkaroon ng mabuting relasyon sa Panginoon. Magkaroon kayo ng dalisay na teaching. At saan makikita yun? Sa tunay na iglesia. Ayun. Kaya ang iglesia, ang relihiyon, ng tunay na relihiyon, Kristyanismo, at ang tunay na Kristyanismo, nasa sekta ng relihiyon na nagtuturo ng Sabat, nagtuturo ng kautusan, nagtuturo ng pagbabawal na kainin yung marumi at karumaldumal, at sila po ay sumusunod sa sampung utos. Dito lang lahat yun. Wala sa ibang relihiyon yun. Hindi makikita, no? Hindi mo makikita yun. Ngayon, kung sasabihin mo, nagpipraise the Lord ka, pero ayaw mo ng kautusan, sinungaling ang sabi ng Biblia. Meron din ako nakita, kapatid na Jerry. Uh-huh. Sumusunod sa sampung utos, walang second coming. Nakod. Naku, yari na. Pero time's up na. Nayari na rin tayo ng oras. Nayari na. So, sa ating po mga kapatid, ulitin natin, Pastor Jomel, yung formula ulit. Siguro, linawin mo ulit, Pastor Jomel. Sige. Opo. Ipakita natin ang tamang formula, kapatid, mga kapatid, no? Na ang may tamang relihiyon ay merong dalisay na turo. Yeah. At pag meron kang dalisay na turo, meron kang dalisay na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo na siyang ating Savior at tagapagligtas. Kaya yun pong relasyon, yung relihiyon at yung doktrina, hindi ho yan magkahihulay. Magkaugnay ho yan sapagkat lahat yan ang ating Panginoong Hesukristo. At wika pa nga ng Panginoong Hesukristo, mag-ingat kayo sapagkat daming tagapagturo na nililigaw ang sinuman. Ang Panginoong Hesukristo, nagbigay siya ng halimbawa para sumunod tayo sa kanyang mga yapak. At yung kanyang bayan na iniwanan niya, bayan na nagtuturo nung binanggit ng kapatid na Jerry a while ago. Nawa, no, sa lahat ng mga nakapanood ng programa natin ngayon, lalo na sa mga hindi natin mga kapatid, ay makilala at masumpungan ninyo yung aral na ito dito lang sa Seventh-day Adventist. At doon sa mga Seventh-day Adventist, magtapat ho tayo sa Panginoon. Yan. Nandito na yung tamang aral. Sumunod lamang tayo para magkaroon tayo ng tama na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Again, individual pa rin yan. Opo. Yung kaligtasan. We are talking about relationship. And we are talking about salvation. Ang merong kaligtasan, may mabuting relasyon sa Panginoon. Ang may mabuting relasyon sa Panginoon, nananatili sa dalisay na aral. Ang may dalisay na aral, nagagaling sa mabuting religion. Ano po? So, kahit na tayo mga miyembro ng Adventist, kung palyado ang ating buhay, hindi tayo sumunod sa dalisay na aral, wala rin tayo mabuting relasyon. Tama. Ngayon, kung tayo naman ay hindi kabilang sa Adventist Church na mayroong dalisay na aral, galing sa dalisay na relihiyon, hindi rin magiging maganda ang ating relasyon. Opo. At syempre, pag hindi mabuti ang relasyon mo, wala kang salvation. Correct. Malinag sa Biblia yan. Kaya po, ulitin namin, religion o relation, parehas. Parehas. Magkaugnay. Ang salvation ay may malaking kinalaman ng religion. Again, hindi kami nagtuturo ng religion tagapagligtas. Hindi po namin tinuro yan. Opo. Ang itinuturo namin, ang religion may malaking factor sa relationship mo sa Panginoon. Correct. Bakit? Kasi ang religion na hawak mo, merong teaching yan. Ngayon kung ang teaching yan palyado, wala sa tudling ng Bible, ay mali ka. Mamamali ang buhay mo. Dahil ang religion, nagpo-provide ng teaching. At yung teaching ng religion mo, kung mali, hindi sa Biblia, sablay ang iyong relasyon sa Panginoon. Kaya kinakailangan, hanapin natin ang mabuting teaching para meron tayong mabuting relations sa Panginoon.
At matatagpuan lamang yan ang tunay na teaching sa tunay na religion. Yun. At ano ang tunay na religion? Nagbabawal na kainin ang marumi at malinis. Tunay na teaching sa tunay na reliyon. Nagsumusunod sa sampung utos. Binasa na natin yan sa kanyang bayan. Ituturo. Sila ay hindi nagbibigay sila ng pagkakaiba sa banal at karaniwan. Opo. Nangingili ng araw ng Sabat. Hindi umaatake sa araw ng Sabat. Opo. At walang doktrina ng araw-araw Sabat. At walang doktrina na si Kristo ang Sabat. At walang doktrina na ang Kristo ang Sabat ay may tinig. At wala rin doktrina na si Kristo ang siyang kapahingahan. Nagkawindang-windang na. Pagkatapos ay sumusunod sa sampung utos, hindi tumututol sa sampung utos. Dahil ang sampung utos nagtuturo ng relasyon mo sa Diyos at relasyon mo sa iyong kapwa-tao. At ang pinakasentro niyan, ang Panginoong Hesukristo. Correct. Sapagkat sa Kanya lahat yan, at doon tayo nakatingin sa Kanya. Napakalinaw po yan, mga giliw namin, mga manonood. Kahit ako po ay sabihin ko man na lumalik man ako sa evangelical at itong pag-aaral na ito ang aking mapapakinggan, mag-a-adventist pa rin ako. At to be honest, hindi ko ho kayo binubola, mga kapatid. Kung halimbawa umalis ako sa relihiyong ito ngayon, tapos itong ating tinatalakay pastor ang aking mapanood, babalik pa rin ako sa Adventist. Alam niyo kung bakit? Napakalinaw. Malinaw pa sa kristal na tubig at sa kristal ang aming sinasabi dahil nakasulat sa Biblia. Hinilamusan tayo ng mga talata ng Biblia tungkol sa ating paksa. Wala tayong ibang gagawin. Sumuko sa katotohanan. Yan lang. Sapagkat ang katotohanan magpapalaya sa atin. Ayan. Yan ang at sinabi. Walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Yan. Opo. Yan po. Lahat yan pura kay Kristo. Kapatid na Jomel, tayo po ay mananalangin, Pastor, sa ating pong pagtatapos. Pastor, ikaw ulit ang mananalangin. Sige po. Tayo po ay mananalangin. Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat. Ipinakita niyo sa amin ang kahalagahan ng relihiyon, ng tamang aral, sapagkat gusto namin na magkaroon ng tamang relasyon sa inyo, o Panginoon Jesucristo. Salamat po sapagkat napakaganda ng paksa na inyo pong ipinagkaloob upang aming talakayin. Magbigay nawa ito ng kaliwanagan sa lahat naming mga taga-subaybay, sa aming mga kapatid na patuloy na magtatapat sa inyo, at sa aming mga taga-subaybay na mga kaibigan namin, masumpungan nilang katotohanan upang mapalaya sila ng kasalanan at tanging sa amin lamang, Panginoon, kami susunod. Yes, Lord. Panginoon, salamat po ng marami sapagkat ginabayan po ninyo kami. Salamat po sapagkat napakabuti ninyo sa amin. Ipinaalala nyo na ang tunay na iglesia nagbibigay at napapakita ng tamang aral na dapat sundin upang magkaroon ng tamang relasyon. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Dapat nawa maging pagpapala ito sa lahat po ng aming mga taga-subaybay. Patuloy namin inilalapit ang amin pong mga kaibigan at mga kapatid na nakakaranas ng iba't ibang karanasan ng pagkakasakit at problema, lalo na sa COVID-19. Amin pong dalangin na sila ipagalingin, yes, kasama ang kapatid na Robert at ang kapatid na Jasper Pelongo. Yes, Lord. Patuloy namin inalapit at isinusuko ang kanilang buhay sa inyo. Alam po namin na kayo may mga plano sa kanila. Kaya sa ganang amin sarili, wala kami magawa kundi pagkatiwala sa inyo dakilang Diyos ang kanila pong mga buhay. Alam namin na sila ay gagaling sapagkat mayroon silang Diyos na makapangyarihan, yes, sa lahat. Amen, Lord. At magpapagaling sa lahat ng karamdaman. Yes, Father God. At alalahanin niyo po, dakilang Ama, ang lahat ng pangangaral na ginagawa ng Seventh-day Adventist Church. Mabunga nawa at maihanda ang lahat ng tao na nagnanais maligtas. Yes, Lord. Salamat po sa pagdinig sa inyong mga dalangin sapagkat tiniling namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. At sa amin po mga suking taga-subaybay, halinawa po ay puli ninyong abangan ang ating programa mamaya po alas 6 ng gabi. At bago po tayo bumalik doon sa ating programa mamaya, meron tayong Zoom online Bible study. Alas 3 hanggang alas 4 po ang inyong lingkod ang siyang mga ngasiwa. Kaya sana po ay umasok tayo sa Zoom app natin para po doon sa ating online Bible study. At pagkatapos po nito, I mean, nauna pala yung online Bible study. 4 to 5 Friends on Air. Ang Friends on Air. Ano po? Nabago lang po yung schedule ng Friends on Air. 4 to 5. So pagkatapos ng ating Bible study, doon po mapapakinggan ninyo ang Friends on Air. So mahaba-haba pala ang pagitan ng ating oras. Ganun po man, umaasa kami na inyong pong susundan. Ito pong mga programang ito ay programa po rin po ito ng kapitulo versikulo. Abangan po ninyo ang ating online Bible study 3 to 4. Sa lahat ng mga gustong dumalo, pasok po kayo doon. Kung kayo po hindi pa kayo nakasubok na dumalo sa aming online, mag-message kayo sa amin, bibigyan namin kayo ng password ng ating Zoom.
Tapos ay bibigyan namin kayo ng user ID para kayo makapasok. At doon naman sa mga kapatid namin, alam na yung Zoom ID at password, pasok na po kayo 3 to 4. Pagkatapos po ng 3 to 4 na yan, balik po kayo sa ating programa, Friends on Air naman ang inyo pong pakikinggan at panunuorin. Napakagandang talakayan. And then pagkatapos yan, balik ulit kapitulo versikulo. Napakabisi natin pag-araw po ng Linggo sa gawain ng ating mahal na Diyos. At ngayon po, ipansamantala kami magpapaalam at magbabalik po kami sa ayon sa aming mga binanggit na mga schedule. For the meantime, sa pangalan po ng buo po ng ating programang kapitulo versikulo. At syempre po, ang technical side po natin sa Ang Tinig sa Ilang Production sa paunguna po ng ating technical head, Brother Mark Anthony Nabor, at ng kanyang may bahay, Sister Teresa Nabor, ang aking kapatid na si Cheche, ang aking anak na si Shula, at sa aking kapamangkin na si Kathleen. At syempre ang ating kabalatyaktakan, katalakayan sa programang ito. Ang ganda ng batuhan natin, ha? Praise the Lord. Fair, no? And fairness, ha? I really appreciate the way we discuss things. Praise Thank you so Lord. Much, ang ating Mr. Moderator at Mr. Bernardo Carpio ng programang Kapitulo Versikulo, Pastor Jomel Arsenal. At siyempre po, ito po ang sinasabi nila Mr. Astig. Opo. Sila lang po nag-alias niyan sa akin. Pag sinabing Astig ay may dating. May dating. May dating sumagot. Ano po, Brother Jerry Sevilla, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong walang sawang pagsubaybay. Magkita-kita po tayo sa ating pong mga schedule na binanggit. God bless you all po at magandang tanghali po sa inyo lahat. To broadcast compassion, to